Bigyan natin ng energy ang good morning. Good morning, everyone! Good morning, everyone! Good morning! Gusto niya mas malakas daw. Isa pa, good morning, everyone! Good morning! Ayan, maganda umaga. Kailangan mo mag-stretching? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Alright. So, welcome to the Science Journal Workshop. It's actually on the 4th year, if I'm not mistaken, because it started way back in 2015, July 2015, at the SMX Convention Center. Also during the National Science and Technology Week Celebration. And kaya ngayon, 4th year na, so may mga something to expect tayo. Syempre, yung team ng ating workshop is communicating science and technology innovation, yung mga STI, di ba? Yes. In fact, no, for those of you who haven't visited an exhibit, we have various clusters, community clusters at home, school, and also at the workplace. So, para doon nila, yes, yes, doon nila makikita kung paano nagagamit yung SNT sa araw-araw na pamumuhay natin. Tama. Okay. So, I think without further ado, we may call now the director of the Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute, none other than Director Richard P. Burgos for the welcome remarks. Let's give him a round of applause. Thank you, Judy. Thank you, Lawrence. Magandang umaga sa kanilang lahat. Sino dito nakakilala kay Henry? Wala. Si Henry yung bagyo, umalis na. Di ba? Pero si Henry rin yung photographer na magsasalita mamaya. There's more to the today's program than the weather. I'm sure the weather was a factor. That's why we don't see all seats taken yet. But thank you. I want to thank you for taking time out despite the situation of our weather. No? So, what is the theme of this year's NSTW? Can anyone tell me? What is the theme of this year's National Science and Technology Week celebration? Anyone? Oh, you have to be more participative, huh? Meron ba? Did you get an invitation to view the exhibits? Yung ating subtitle can be somehow related to our theme. Can anyone venture a guess? Come again? Innovation for collective prosperity. Okay? So, between the innovation, and we have quite a lot, you will see a lot downstairs. We just won 2 gold medals at an international competition of inventions. And then somehow, not everybody knows about this. No? So there's obviously a gap between what we can achieve as a country and popular awareness, popular adoption, popular advocacy for science and technology. There's a big gap, and that is what we try to address in a workshop like this, where we try to communicate S&T innovation. Okay? So there is an objective, diba? Collective prosperity. Yung isang gold medalist dun sa Geneva is Biotech M. It's a quick diagnostic tool for dengue, alright? And it's something that can be very vital for Filipinos. We need to talk more about it. We need to write more about it. Make more people understand what it is and the benefits that the innovation represents for the good of our country. And this is exactly what this workshop is all about. The Science and Technology Information Institute is one of 18 agencies of the Department of Science and Technology. Sino sa inyo, participants, ang nakapunta na doon? Wala pa? Yes, you've been there. Okay, yeah, of course, yeah, diba? We're over there in Bikutan. We
we're one of the smallest agencies of the department, but I think also one of the most important ones, diba? The institute is mandated, number one, to collect S&T information materials and establish a data bank and library. The other thing is we're also mandated to communicate science, technology, and innovation. And that is why we're the communications arm of the department, we're the publications arm, we run the broadcast arm, we run the library service of the department. Okay? But things are changing. Okay? Today, more than ever, technology is impacting the way we communicate. Diba? That is why one of the platforms that we also espouse is the social media platform. Sino sa inyo ang friends with any of the websites of DOST? Ayan, at least merong greater interest. Ano yung social media relationship mo with DOST? Twitter, DOST Pag-asa. Ano na ba tayo ngayon? Red or orange? So Batangas, orange. Okay? So mahalaga yun, di ba? If you're not connected to DOST Pag-asa, you not even know. And you begin to wonder, should I leave the house under the weather in these conditions? So okay yun. Ano pang Twitter, did you say Twitter? Twitter Pag-asa. Ano pang social media accounts na nag-friend kayo, nag-like kayo ng DOST? Meron ba? Wala talaga. Well, don't be shy, because most of our Filipinos, citizens, are in the same spot as you, di ba? What about you? Wala rin. Okay. Any other? Facebook. Aling pages? DOST Picard. Picard. PCHRD. Lahat ng councils. Ano? Marunong ito humanap ng pera. Kasi yung mga councils na yun are in charge of the R&D budgets of the department. Okay, okay yun, di ba? Experience? Meron ba? So I just wanted to highlight that. Yes, we as an institute, we're taking care of the last mile connectivity. And our success really depends on people like you who help us, you know, communicate science for the people. Right? In fact, we have a big program now, communicating science for the people. Because we cannot be the best kept secret of the country. There's so many good and newsworthy things that we can write and speak about. DOST, the innovation ecosystem that's in place in the Philippines. And yet, ang laki pa rin ang gap. So the more people like you get interested into communicating science, technology, and innovation, the better for us, all right? So today, I know it's gonna be a busy day. You get to meet experts, okay? Expert journalists, expert editors, expert photo journalists. They also capture images that communicate science for the people. But most especially, you will be privileged to meet some technology generators. Iba kung minsan ang takbo ng utak nila. It's good for you to be familiar with how they think, how they express themselves, how they also communicate in their own way. Now, because of their peculiar training and backgrounds, maybe the way they communicate is way beyond the capability of our people to understand and grasp. That is why we need more people like you who will translate, kumbaga, the jargon of science, technology, and innovation to layman's terms. Yung maiintindihan at ng mga tao, people on the street, every Juan and Juana around you, can relate to the messages of these people. So it's going to be a busy day, and I hope you make the most of it. This should not be your last interface with DOST.
innovation, the latest information about science, technology, and innovation in the country. Right? If you need to start, maybe you can start with science.ph, because overall, that is the mother website for us, so science.ph. And on Facebook, you can have a number, all right? So, gusto ko lang i-plug din yung DOS-TV namin, because DOS-TV already has materials that you can use, especially videos. Alam niyo naman, ngayon ang the younger generation, mas gusto nila videos and infographics, di ba? So, that is a good source of materials that you can just readily take down and disseminate. Okay? So, once again, let me thank you, despite the weather, that you have taking time out to attend this workshop, and I hope that you really enjoy, learn from this, and begin helping us to communicate science for the people. Thank you very much. Thank you, Director Burgos, for that very welcoming remarks and informative speech. Magandang sinabi ni Director na sila yung magiging future allies natin sa pag-disseminate ng science and technology information. Yes, and since the director mentioned it, we highly encourage you to like and share also the DOST Philippines page. You can search for it at Facebook, DOST-Philippines. Or facebook.com/DOSTPH. Yeah. Yun po yung for the mother social networking sites sa Facebook ng buong DOST system. And aside from that, we also highly encourage you to also like and share DOST, STII, or DOST Science and Technology Information Institute. And for the current updates or events happening at the National Science and Technology Week, there's also a Facebook page, National Science and Technology Week. Facebook.com/2018NSTW. Yeah. Alright. Yeah. So, at this point, we have about 30-something, tama ba, na participants for the workshop. And I think... sana dumating pa. Yes. Darating pa. At kanina, tiga mo, may mga spaces pa sa likod, pero medyo filled na siya. Yeah. We hope. And I think the people here, the participants, would come all the way from... Batangas State University. Yeah, but maybe no. Oh, let's give them a round of applause. Welcome them. You may energy naman. And then, of course, from Ismael Matay Senior High School. Senior High School. Sir, welcome to you. At syempre, mula sa Cavite State University, Bacoor. Yan. Yes. Sa Cavite, unang-unang mag-suspend. Diba no? Lagi advance sila mag-isip. Advance mag-isip ang governor. Medyo okay din minsan yung maaga natin. Para diba, hindi na nahihirapan yung mga students na magbiyahe pa. Kasi sa amin, parang nakalaan sa San Pedro Laguna, late na nag-suspend. Parang imbis na 6 to 12 yung klase, nag-suspend 12. So, parang diba, yung mga estudyante, syempre pa, medyo hassle pa sa kanila na nag-stay pa sila for ano, tapos yung weather bad din. Makati nga minsan hindi nagsususpend. Last nila kagabi, nagsususpend. Okay, of course, from UP Los Baños. May we know who are the participants from UP Los Baños? May shy kayo. Okay. Marami po kami taga-UP mga staff namin. Apo, mga taga-UP LB din. Mga DevCom, Development Communication Students. Yes. And of course, at syempre, kung may UP LB, meron din UP Diliman. And we know who are those from UP Diliman. Mga shy talaga. Yeah, UP Diliman. Tsaka Manila. Walang pala. Okay. Of course, we also have all the way from Cavite, also De La Salle University, Las Malinas. May we know? So, welcome. Siyempre, meron din mula sa TUP, Technological University of the Philippines, Manila. Hi, meron po ba kami hindi nabanggit na school? For the newcomers? For the newcomers or just came in? Okay na, okay naman. Ay, kasi baka pero hindi na acknowledge. Oo nga, syempre, kailangan ma-acknowledge natin sila for this special workshop. Okay. So, as what the director mentioned
we have seasoned journalists or experts, no, to share with us inputs, insights on the right shop. And I think the participants are expected to write something about a particular or certain technologies, no, that are featured during the celebration of the National Science and Technology Week. So, Lawrence? So, huwag natin tatagalin. Alam kong gusto nyo nang makilala ang ating first speaker. So, let us introduce her first. She is an independent science writer who has been writing about climate change, biotechnology, technological innovations, black holes, environmental issues, science policy, and other fantastic science stories from the Philippines and the ASEAN's and the ASEAN region since 2012. Prior to that, she has worked as an investigative journalist for TV, researching and writing documentaries about corruption, poverty, and other pertinent issues of the country. Yes, from time to time, our distinguished speaker gets invited to talk about her career as a science writer before students and professionals in the country. From the beaches of La Union in Ilocos Region to the valleys of Butuan City in Tarlac, science writing also enabled her to travel to different places abroad, from Vietnam to Indonesia, Thailand, Japan, South Korea, and even France, as one of the Filipino journalists who covered the historic Paris climate change negotiations in 2015. Some of her articles also got recognized in different competitions, such as the Henry Ford Award for Journalism in 2016, Asian Scientist Writing Prize 2015, and the Nassalian Scholarium Award in 2013. When not writing or creating science stories, you'll find her cooking something in the kitchen or reading a book inside her room with her then 9-year-old cat, Dinah. I just found out from our speaker that unfortunately her cat, Dinah, passed on. But she has 11, tama ba ma'am, 11 other cats that she looks after. All right. To talk about writing effective and accurate stories on S&T innovation for print and social media, she's also the contributor of Asian Scientist Magazine and Rappler.com. Okay, let us all welcome with a warm applause our speaker, Miss Ruby Shaira F. Panalay. Hello, good morning. Good morning. Breakfast na ba kayo? Ay, hindi sumasagot. May pangyarihan naman daw ni OST, so ayun. Ako, I came all the way from Laguna today. Tapos, on the way here, baha dun sa may bandang San Pedro. Sabi ko, feeling ko, sino kaya pupunta dito? And I'm surprised to find out na pari mga galing din ng Southern Tagalog yung mga nandito. Hey, hello, kala person. So, yun. Sa totoo lang, pagka kasi ganito, pinipilit ko na ipakibahin yung presentation kasi alam ko na may mga repeat, mga before narinig na nila ako, yung DOST, medyo sawang-sawa na sila sa akin. Lagi nila ako nakikita. And, for example, si Angel, yan, lagi nila ako nakikita. And then si Sir Rex, from DepEd. Now, also, he's also a good school paper advisor. He talks about usually sports journalism. So, bite-sized science, true of scientific information for everyone. I was told na ang focus dapat innovation because I think the theme, because the theme of this year's NSTW is to highlight technological innovation that are really our own. Kanina, binanggit na merong write shop later. So, lahat kayo kailangan magsulat. Actually, ako din, yung isusulat yung mamaya, isusulat ko din. Pero yung akin, i-contribute ko na rin diretso sa Rappler, ganyan. Tapos yung sa inyo, may price daw yon, sabi ni Mao. Sabi ko, cash ba yan? Sabi ko, guman lang si Mao. So, malay nyo, baka manalo kayo ng
Maui. Yeah. Okay, next, Kuya. So, bite-sized science. So, in it could, yes. So, you can see my face. Pag inan nyo ko sa Facebook, makikita nyo kasi, sinusubukan ko ngayon i-document kung kailan ako nagta-travel para mag-speak about science writing. And actually, ang tayong natutunan ko lang doon ay pataba ako ng pataba, taon-taon. So, yeah, science makes me fat kasi masarap kumain kapag lumalabas. Anyway, so to the serious stuff. Why do we communicate science? Next, please. Ito, I've read about this Scientific American, one of the science magazines that I really follow. It builds support for science, promotes understanding of its wider relevance to the society, encourages more informed decision making at all levels, from government to communities to individuals. So yung picture na sinama ko dito is actually the yung sa Paris Climate Change negotiations when the Paris Agreement was approved. It's a proof that because of the consensus of scientists all over the globe, climate change was proven to be real despite na meron pa rin mga climate deniers. Pero because of the collective studies of scientists, we were able to start taking actions para mas ma-improve natin yung state ng climate natin, and hopefully maiwasan natin yung pagtaas lalo ng temperature and yung impact ng climate change. Next. Okay, it can also make science accessible to audiences that are traditionally being excluded from the process of science. It helped make science more diverse and inclusive. In the Philippines, kapag tinanong natin, kasi I've been trying to observe kung gaano karaming nagtitake ng STEM courses for a very long time. Marami sa atin ang ayaw ng mga engineering, basic science courses. Sino dito ang comms? Ang course? Comms. DevCom? Okay, but DevCom, hi sir. DevCom. Bakit? Kasi yung karamihan, sino dito ang iba pa ang course? Engineering meron? Researcher, like science, chem, wala. Anong course ng iba na nandito? Ha? Education, okay. Anong major niyo po? English. So, pag inisip natin, bakit tayo nag-take ng mga, pag iniiwasan natin yung mga ganong course? Nung bata ako, sabi ko, hindi mo ako magaling sa math eh. Tsaka, parang ang hirap-hirap mag-solve ng algebra. Tapos kung, di ba, pagka-engineering, ilang algebra yung courses na iti-take mo? Ilang calculus courses? Ilang physics courses? Although I love physics. Pero kasi, actually, that was my dream to be a physicist. Pero natakot ako na baka hindi ako makapasok sa UP ng physics. Kasi baka umaya, hindi ako pumasa doon sa quota. So sabi ko, comm course na lang, baka mas madali. Pala, mas mataas ang quota ng journalism kaysa physics. And hindi ako makapag-shift out. So, yun. Marami sa atin, ganun yung thinking, even our parents, na bakit mag-nursing ka kasi pwede ka mag-abroad. Pag nag-abroad ka, pwede mong iangat ang buhay natin sa kahirapan. Mag-seaman, sobrang dami natin mga seafarers. There's nothing wrong with that kasi we really value our families and how to make lives better, our lives better. But the thing is, collectively, if we do that, even if we have developed ourselves, as a nation, hirap tayong umusad kasi hindi naiiwanan yung science and technology sector. Kasi lahat tayo, ang iniisip natin, yun lang kung ano na sa atin. I mean, it's not so much na kailangan natin magpakabayani para mag-take ng science courses, but it's more of how do we make our lives better as a whole. Look at Singapore. Mas malaki ang binibigay nilang funds sa research and development. They even invite foreign researchers from the top universities, top research institutions,
to go to their country and conduct their research there. Kaya may partnership sila sa MIT, Yale, Duke University. And then what happened? Ang liit na state nun, mas maliit pa sa Metro Manila. Pero, they're very rich. Wala silang tao, wala silang space, pero yung income nila, mas mataas kaysa sa atin. If we go to Singapore, our income will double, triple. So, gano. Tapos, like today, nakatapos si Sir Rex nakabota. Yung, if without scientific knowledge, at kung hindi accessible yung scientific information sa ating lahat, malalaman pa natin yung real-time forecast ng ulan? Alam ba natin, alam natin ngayon, naging common na sa atin yung pagsabi ng red, red warning, orange warning. Samantalang nung ginawa yan, around 2012, pinagtatawanan namin yan kami mismo ang nasa newsroom. Sabi, bakit may color coding ng red, orange, yellow? Parang, bakit hindi na lang sundin yung traffic signs ng red, green, and yellow? Bakit may orange? Something like that. So, we found it funny. Kasi, hindi naman kasi tayo ganun eh. Mini-measure pa yan before ng ilang millimeters yung rainfall. Eh, as a culture, we're not precise people. We measure by our hands. Like, ang isang yata mula sa ilong hanggang sa dulo ng daliri. Or, ang baha hanggang ankle, hanggang tuhod. Ni Manny Pacquiao, kasi siya yung average height ng Filipinos. Kasi pa siya mga hanggang tuhod, tapos si Dagul pala yung sinasabi, hindi lang tuhod yun, di ba? So, Manny Pacquiao. Without that kind of scientific information, we will not be able to be informed. Hindi natin maiisip kung saan tayo dapat dadaan. Walang technology para magsabi ng algorithm ng ways para maiiwas tayo sa traffic, maiiwas tayo sa baha. So and so forth. So, with proper communication of science, with effective communication of science, it helps na mas marami tayong nakaalam tungkol doon. Next slide, please. And ako, personally, I like communicating about science and actually not just like it. I'm actually passionate about communicating science because I want the future generation to be interested in science. Ngayon, may pamangkin na ako. She's 7 months old and my goal is to make her a scientist. Especially that she's in Australia with free education and ano ko, competitive tita. So, ang una kong regalo, books, and then, ang next na regalo ko, mga science-related na toys. Like, toy microscope, etc. Pero 7 months pa lang siya. Pero pinaplano ko na yon na next month at ipapadala ko. Kasi competitive tita, kailangan mag-scientist yung pamangkin ko. So, yun. Well, I mean, frustrated scientist ako eh. So, I want someone in the family to grow up and be a scientist. And her father is an engineer, so tingin ko naman hindi siya, her father and her mother actually are engineers. So hindi siya malayo. And also, ngayon with K-12, hopefully mas marami mag-enroll sa STEM courses. Kasi as of 2014, I think wala pang 1% nag-graduate sa Philippines ang STEM. So meaning, wala pa 1% ng mga Filipinos na mag-graduates ang pwedeng maging scientist. Kung ganun mangyayari sa paglobo ng population natin, ngayon pa nga lang, meron lang tayong less than 200 scientists per million eh. Less than 200 scientists yung magsosolve ng isang milyong, ng problema ng isang milyong tao. Hindi nila kaya yun. So, kailangan natin mas maraming scientists, kailangan mas maraming researchers, and hopefully, in the future, mas marami tayong may kocommunicate na innovation na gawa din natin, hindi yung galing lang sa ibang bansa tapos ginagaya natin. Next. Okay, how does the media affect the way we do science? Next slide, please. Okay. Yeah. So, sa alam to ng mga com majors, no? Next, kuya. Pinagad lang na. So, merong apat na stakeholders pertaining sa science. The government, the scientists, the public, and the media.
siya, ang science communication, hindi lang trabaho ng scientist. Eh. Trabaho natin lahat yun. Kasi, oo, yung scientist, kailangan niya i-communicate kung anong ginagawa niya. Tapos siya yung, sila mismo yung mas nakakaintindi nun. Pero pag hindi nila na i-communicate yun, paano siya maintindihan ng government? Paano siya magagamit for policy making? Tapos, yung media na kumakausap sa mga scientists, kung hindi niya naiintindihan yung science, paano niya may papaunawa yun sa public? Yung public, kung ayaw niya ng science, paano ngayon iisipin ng pamahalaan na kailangan pala evidence-based yung decisions nila? Simple enough, flood mitigating projects. Sa Bulacan, kung kayo nabalita kagabi, sabi dun sa news, yung town kasi ng Habunoy, mas mababa yun, below sea level yun eh. And then, Camanabas, Candaba Swamps, doon yung basin. So, ang baba ng tubig sa Habunoy, so ang floods doon, usually, months. My parents used to live there, and ang flood sa kanila, 7 months. Ang bahay niyo usually, pagbaba mo ng hagdan, mata sa mga bahay, pagbaba mo ng hagdan, may bangka. Normal yun, na may bangka ka sa kahit na summer. Kasi nga, ganun katagal yung baha. Pero ang ginawa ng, I'm sorry for DPWH, kung merong taga-DPWH, ang ginawa ng DPWH sa Bulacan is tinaasan yung kalsada. Tinaasan yung kalsada yung mga bahay nasa baba pa rin. So, yung kalsada walang baha, pero yung mga bahay lubog. So, it's not scientific. Diba, kung logic ang iisipin natin, ang una mong gagawin para maiwasan yung baha, lalaliman mo yung drainage, aayusin mo para yung flow ng tubig from the runoff sa rain, pababa. Hindi siya magsasettle dun sa mga bahay. Pero hindi, ang ginawa nila, tinaasan yung kalsada. Yes, you could probably think of corruption, etc., kickbacks of the local government, etc. But is that evidence-based? No. Saan nila ginamit? Ano yung ginamit nilang para gamit? Yun ang gawin na flood mitigating project. Diba? If we have more researchers, if we have communicated science properly, then we could have prevented that those kinds of projects to happen. We could make our lives easier. Yung mga taga-Habunoy, hindi nila ang sasabihin. Kasi lagi maririnig mo yun. Minsan nakakainis kasi na marinig mo yung mga taong sabi, eh, sanay na kami eh. So, ganun na lang. Masasanay na lang tayo. Sanay na lang tayo na may outbreak ng leptospirosis. Sanay na lang tayo na madumi yung tubig. Sanay lang tayo marami lamok. Bakit tayo masasanay? Kung pwede namang may better way to do things. So, yung science communication affected tayong lahat. Science is in our everyday lives, so that's why it's important for us to know about it and to communicate it properly. Next. The media are more likely to be used to reinforce rather than change existing attitudes. For example, usually, meron sinasabi na kababalaghan. Kababalaghan in the sense na meron daw na umaapoy na tubig galing sa poso ng ganitong bayan, si somewhere, sa isang remote province sa Philippines. Pag-iisip mo, umaapoy na tubig. So, yung iba maglalagay ng kandila doon, and then, whatever. Pero pag inisip mo, di mo dapat kung napapatest mo yung tubig, baka mamaya may deposits ng natural gas, methane. Diba? Yun yung dapat na ginawa. Pero hindi agad yun. Kasi if i-feature siya ng media, as kababalaghan, kasi yun yung nire-reinforce na belief, kasi yun yung sinabi ng mga tao eh. Na nandun. Sinabi, yun ang sinabi ng community. When in fact, dapat dinabok natin yon. At ni-inform natin sila na rather than think of it as a miracle, it's actually nature na meron nilang nakatagong deposit dito ng natural gas. So, hindi natin pwede iasa lahat sa media na remember a few weeks ago nung merong bagyo na super typhoon going to Japan. Tapos nagsuspend ng classes pero sa Metro Manila sobrang araw. Tapos sabi nila mali daw yung pag-asa. No, actually. In fact, tama yung forecast ng pag-asa. Saan nagkamali? Actually, sa media. Ang gawin ko
ng super typhoon. So ang reaction ngayon ng mga local government is just to suspend classes. Pero masyadong maaraw. Diba? Kasi hindi nila binasa yung fine print eh. Oo, may super typhoon, pero actually hindi naman siya sa Pilipinas dadaan. Isolated thunderstorms, rain showers. So meaning, hindi siya ganun kalakas. So bakit tayo nagsuspend ng classes? Hindi yon kasalanan ng PAGASA. Huwag natin sisihin lagi si PAGASA. Next. The message decoded by the audience are not necessarily those intended by the producers. For example, kapag yung mga scientists, for example, yung Maya 1, which is a cube satellite, I think merong sample ng cube satellite din sa baba. So, ang intention kasi natin doon is to, ang intention doon ay is to show the world that Filipinos can, we can make our own satellite. We can join the space race. Pero, anong nakuha ng audience doon? Ang iniisip nila, di ba masyadong magastos yan? Dapat inilagay nyo na lang yan sa feeding program. Maraming mas mahalagang problem sa Philippines na dapat isolve. Makakita ka na ganong comments. Pero di ba, importante rin na we're venturing into innovations like that for the future. It's not just to address what are problems at present, but to address problems that might come in the future. Because that's what science is for. Pero hindi na yun nasa control ng media or ng scientist kung hindi yun yung perception ng public. But what can we do para ma-mitigate yung ganong klaseng miscommunication? This is what this workshop is for. Next. So, merong parang ripple effect ng science communication. Sa loob, the scientists talk among themselves. So sometimes it's hard for people from outside that sphere to understand them kasi they have this language. It's not just the jargon, but actually the messaging on how they do it. So yung iba, yung media, nasa labas nag-observe, meron ng mga ibang nawawala dun sa intention nila. And then, yung public, ano na lang yung nakukuha? Next. So, science journalism in the Philippines, there's such a thing. Next. So, I started writing about science in 2012. How I asked, kasi I wanted to be a science journalist since I couldn't become a physicist. And I already graduated from college. So, yung friend ko, nagkatrabaho sa JM News Online, sabi niya, kilala niya, friend niya yung science editor. E nagkatrabaho ko noon sa TV. I write and research for 24 Horas, Stick in the Nation. We write, yung kami yung team na gumagawa ng biyaheng totoo. And other, yung mga, sa State of the Nation, nakikita niyo doon na special report. Pag may tag na special report, sa State of the Nation with Jessica Soho, team namin yung gumagawa nun. Sabi ko doon sa friend ko, can you introduce me to the science editor because I want to write about science. And then he did. And then I started contributing science stories. Ang first ever story na kinontribute ko is about a species of, I can't remember if it's a sea slug or basta it's a marine creature pero named after a Filipino. Yung Filipino na yon, turns out, kakilala ko siya. Tapos, interview ko siya. Tapos parang, it's amazing lang kasi hindi naman siya scientist eh. Kasama lang siya nag-type, pero sa kanya pinangalan yung species. I mean, I become a science journalist because I claimed that I could be one. So, hindi siya, it's not a matter of, hindi naman kasi yung journalism yung course ko,
hindi naman kasi ako trained to write. Pero I just wanted to write. I wanted to communicate science. So I claimed that I could communicate science. And I practiced along the way. Marami akong bagay na natutunan nung nagtrabaho na ako. I mean, a few days ago, a student was asking me how to teach high school students about science journalism. Kasi he showed me slides. To sabi ko, I think you're going too academic. Tapos sabi niya, so, which resources should I read? Sabi ko, actually, I can't tell you kasi most of the things that I'm teaching are not from books but from experience, from my experience, from lots of mistakes, from lots of paninigaw ng editor or angry emails from editors and comments from people and lots of mistakes during interviews, press conferences. So lahat yun, well, trial and error and a lot of practice. So I hope kaya ko i-condense yun within a few hours. Don't worry, yung lecture ko hindi naman mahaba-mahaba. Pero I'll try to condense it and teach you and tell you kung ano yung importanteng pag-umpisahan if you want to communicate science better. So, science journalism in the Philippines. I think familiar tayong lahat sa laging to. And ayan, yung iba pang mga magazine. Sabihin nila parang children's magazine yan eh, but that's actually a form of science journalism. Pero yung audience kasi nga specific na science na students. Merong levels pa nga yun eh. Next slide, please. Ayan, patubala. Sa school namin, one, parang per ano lang, per issue, isang copy lang meron lagi. Tapos, wala kasi kaming library, so hihiramin mo siya sa principal's office if you want to read them. And usually, yung may access lang doon, yung lumalaban ng quiz B. So, private school ako, no? So, weird. Wala din kaming laboratory, so nagkocontact kami ng science experiments sa stage. Nakabasag kami ng test tube na sa stage. Yan. Next. So, pag-inisip natin sa mga journal, meron na tayong mga science news. So, hindi ako talaga bibili ng dyaryo. Pero kumukuha ko ng dyaryo, kumukuha ko sa Jollibee tsaka sa McDo. Kasi walang ibang hihingi nun eh. So, hinihingi ko yung dyaryo kapag kumakain ako doon. And I always look for science stories. Para ko siyang ongoing research. Although hindi ko siya nasusulat ng maayos. So, merong science news eh. Minsan makita mo siya sa front page. Especially yung leptospirosis outbreak. It's science eh. Especially if they explain saan galing yung leptospirosis, bakit may outbreak ngayon, bakit before na mga bumabaha, wala, etc. Pero walang science section, usually yung mga newspapers. Bakit? Kasi nakaspread yung science sa iba't ibang sections. Why? Kasi konti lang yung nagsusulat talaga ng science. So, if you allot a page for science news, mahirap po ninyon kung akalibawa ang nagsusulat ay about science. Pag pumunta kami ng press conferences, ang science reporters doon, mga 10 dito sa Metro Manila. Kapag nasa probinsya kayo, halos wala. Kasi yun na rin yung nagsusulat na iba pang news, yung nagsusulat ng politics, etc. So, konti lang din yung nagsusulat. Karamihan pa nga sa amin, freelancer. Yung freelancer, nagsusulat siya, nagkocross kami ng iba't ibang newspapers. So, sabi, kami-kami lang din yon. So, we need more writers. And, but it's not na walang content, walang maraming stories, maraming science stories sa Philippines. Hindi lang siya nakukwento. Ang business mirror, meron siyang weekend section on science and agriculture. Business world, may mga explanatory sila, pero usually about technology. Ang Inquirer, saka ang Star, may mga science din dyan sa Manila Times. Kasi may mga contributors yan, pati Manila Standard Today. Yung People's Tonight, sinama ko dito yung mga tabloid, no?
bakit may science ko sa kanila? Pag nakita niyo yung mga health na health tips, actually those are science stories eh. Yun nga lang, medyo dubious kasi kung saan nila kinukuha. Diba? Pwede sa Wikipedia. Ganon. Or dun sa mga meme na pinapost sa Facebook na this plant can cure cancer. Yun. Pero yung plant na yung pinitsura lang naman sa garden or kinuha lang sa Shutterstock na stock image. Next. Ayan. So some years ago, meron pang science and health section sa Inquirer. I think this ang last ay mga 2002. Can't remember. Pero hindi na nawawala ng science content. Next. Yeah. So the task is to balance between what the audience needs to know and what the audience wants to know. The thing is, maraming kailangang ikwento sa mga tao about science in the Philippines. For example, alam niyo ba kung ilan ang national scientists ng Pilipinas? Mga taga-UST, STII, ilan ang national scientists ng Pilipinas? Ha? Kasama, pagka, yung buhay lang. Huwag na muna natin isama yung mga deaths. Baka nasa isip niyo lahat si Fendel, si Dr. Fendel Mundo eh. O, di ba? Tama? Hindi alam. Lagot kayo sa NAS. So, ang buhay natin national scientist, kung tama ang Facebook account nila, 13. Pero sa gov.ph, hindi updated eh. Buhay pa dun sa gov.ph si Dr. Helia. Tsaka si I think Julia. Ha? Julia. Si Dr. Juliano, buhay pa rin dun sa gov.ph. So 15 pa din dun. So yung kasi nung 15 pa sila, na-interview silang lahat. So nung ngayon 30 na lang sila. Yung isa doon may Alzheimer's na. So, and yung youngest sa kanila, I think, is 83 or 84. So, kilala natin ang mga bagong scientists. So, di ba? Yun na lang mismo eh. Dapat alam natin kung ilan yung national scientists natin. Although, I can't tell actually how many national artists do we have. Pero at least, di ba, yung mga pioneers, paano tayo may inspire about science if we don't even know who our role models are? So, let's start with national scientists. Next. So, first step is research. So, karamihan sa atin, hindi naman science ang course. Kami yung course. Sabihin nila, ano mas mahalaga para maging science journalist ka? Dapat ba science ang course o dapat ba kom ang course? Sa akin kasi, parang may benefits pareho. Pareho may cons, pero it's more, let's focus on the benefits. Kapag science yung course mo, you know how the scientist thinks, so it's easier for you to approach sources. Kasi you can understand at least up to a certain level yung technical jargon, yung jargon nila. How about comms? Yung mga comms kasi, or even yung mga edu, tayo, we're programmed as the public. Ang perspective natin is the public. So meaning, ang perspective natin, tayo yung audience. Since tayo yung audience, kung ano yung hindi natin alam, at ano yung gusto natin malamang, yun din yung gusto malaman ng audience natin. So parehong may benefits. Although, kung comms or non-technical yung course natin, we have to work extra hard to understand their language and concepts. What I do is actually this job takes a lot of reading. Kailangan magbasa ng magbasa. Kasi pag hindi ka magbasa, hindi mo maintindihan. Minsan kahit na basahin mo, hindi mo pa rin masyadong maintindihan. Believe me. Meron akong kasi I curate stories for Asian scientists on a daily basis. So minsan naka-assign sa akin 10 stories this week. Tapos ipopost ko yun sa website nila. And then kailangan kong gumawa kasi ng excerpt. Ibig sabihin, ano yung gist ng story? For
example, yung South Korea, isang university doon, may ginawang technology. Minsan, kahit sa kong beses ko siyang basahin, hindi ko siya gets. And, mahirap. Pero sa atin naman kasi, ang audience kasi ng Asian scientists is mostly Singaporeans. So, nandun din sila sa medyo technical na level. Hindi siya ganun, in my case, hindi siya ganun kahirap i-laymanize. Kasi may technical ka pa rin. Pwede ka mag-iwan ng ibang technical concepts eh. Pagka kasi, ita-transfer ko na yun sa Filipino audience. For example, magsulat ako about innovation then sa rapper yung susulat. It takes a lot of time for me to make sure na hindi lang ako inaintindi. So, kailangan maintindihan din siya ng iba. What I do, usually, is truly to ask someone else to read my draft first. Hopefully, pag naintindihan niya, I did go. Usually, I ask my partner to do that. Pag sinabi sa akin ng partner ko na as lang, sabihin niya gets yun. So, kailangan, pag sinabi niya maganda, tapos may tanong siya, naintindihan niya yun. So, I always go for that. So, you really have to read. So, anong mga sources natin? Una, pinaka-importanting source is scientific journals. Nature, Science Advances, Science, peer-reviewed journals. Kasi kung scientist ka, ang goal mo, mapublish sa mga peer-reviewed journals, dumami yung citation, para mabuild yung credibility mo. So meaning kung yung study nang galing sa peer-reviewed journal, it's vetted by the scientific community. So one, that's the scientific journals. Pangalawa, yung mga science magazines. Actually, you can get ideas from Science Alert. Kasi yung Science Alert, usually parang mga press releases lang din yun. Science Alert. And then, science magazines. Popular Science, PopSci, I Fucking Love Science, Scientific American. Kung gusto nyo na mas laymanize, yun, I Fucking Love Science, PopSci, Popular Mechanics, Science Alert, yes, to some extent. Sometimes, hindi masyado. Self-promotion to, pero Asian scientist, kasi mas malapit sa region natin. And I try my best to include Philippine stories. Pero kung walang press release from the UST, mahirap kong sabihin sa editor ko sa Asian scientist na pwede mo natin ito i-post. Kasi hindi ko ma-prove na may source ako from the government. So, yun. Ano pa? Yung kasi yung madali. NASA, pero yung NASA na social media. They're one of, well, they have the most money. So, they're one of the best social media practitioners in science. Research. Pangalawa, interview. Interview scientists. Science teachers, professors, pero be careful na ang interviewin nyo dapat is yung expert dun sa particular field. For example, ang studies about particle physics, you can't interview instrumentation physics professor for something that is about particle physics. Kasi magkaiba pa rin siya. For example, organic chemistry. Hindi kayo pwede magtanong sa geneticist. Kasi ibang field din yun. Yes, they're both scientists. And to some extent, maybe they can understand the story. Pero dapat careful tayo sa pag-attribute din. And then, if you're a scientist, and then, yung science.ph, kasi usually yung mga innovation na UST funded, pinupost sa science.ph. And sa Facebook account nga ng mga UST attached agencies and commissions. So, ang Fisher, madala sila mag-post in Picard. Kasi you can get ideas and most of them answer within a few hours. So, if you want contact details, you can ask directly from them. And also, mga local UST offices, provincial and regional. Kasi, meron yung mga information about yung mga sariling innovation dun sa locality nyo. Local DRR offices, local health offices,
So yeah, kasi hindi, I'm sure it will be hard for everyone para mag-request ng interview pagdating sa, for example, the UST secretary, undersecretary. So we can go to regional and provincial. Kasi if your audience is people within your community, it's better kung galing din sa community resource. So that's interview and that's peer reviewed journals, etc. So internet. Sa internet, dapat ba gumagamit tayo ng Wikipedia? Actually, we can. Pero hanapin yung external links. Kasi pag, for example, pag nag-Google ka, usually naman yung Wikipedia isa yun sa mga top results. Eh. Lalo pag definition. Pero hindi ka pwede mag-rely doon. Buksan mo yung Wikipedia page, punta ka sa external links. Tapos yun yung pupuntahan mo. Doon ka na mag-base yung external link niya. And yung external link, dapat galing siya either sa news site or sa website ng government agency or research institution. So, paano malalaman kung fake site siya? Ang mga legit na sites, usually com ang dulo. .com. Pag .com.co.ph, X na yun. Kasi ang daming, ano eh, bakit yung domain niya ganun kahaba? So, ibig sabihin niraroute ka niya. Meron, for example, abs-cbn-news.com. Hindi po yun, abs-cbn-news.com.ph, hindi yun yung address ng abs-cbn news site. So, we have to be careful kung saan tayo dinadala ng mga links na binabasa natin. Iba kasi, aggregators lang sila. Or yung iba naman, nagduduplicate lang sila ng content. For example, dinuduplicate nila yung content ng ABS, pero pinapalitan nila yung facts. Meron akong nakita, nag-post na yung NASA daw, sinabi na si President Duterte ang best president in the whole galaxy. How can NASA say that? Bakit sasabihin ang NASA yun? Bakit yung pa-press call na para lang sabihin yun? Diba? Minsan, ang first na kailangan nyo sa research is this one. Kailangan nyo ng critical thinking. Kasi kung walang critical thinking, mahirapan kayo mag-intindi ng concept, mahirapan din kayo mag-verify ng facts. At hindi yun natuturo sa isang lecture lang. Next. Yeah. Next, kuya. Next. Okay. Always be curious, always ask questions. So, marami sa atin, since nag-start pa lang tayo mag-communicate, takot tayo magtanong kasi takot tayo masabihin na tanga tayo. Ganun din ako, lalo nung bata-bata pa ako, na takot ako magtanong kasi baka may sabihin itong scientist na interview kung tanga naman ito. Tinatanong, pwede nang basahin. So, minsan pinapractice ko pa sa utak ko ng mga 10 beses yung pag-phrase ko ng question. Mawa sa press conferences. Pag alam ko matapos na yung presentation ng scientist, nasa utak ko na yung, pati yung tono para tatanungin na, excuse me, doctor, ganyan-ganyan. I'm ganito-ganito from ganito-ganito. Can I ask about something? So, pati yung pinapractice ko sa utak ko. Up to a certain degree ngayon, ginagawa ko pa rin siya. Minsan nininote ko na nga yung question ko kasi baka maya manginig ako na kulimutan ko siya. So, pero it's not so bad to ask questions eh. Kasi even the scientists themselves, they are afraid of being perceived as mahirap intindihin or too academic or nosebleed, nakaka-nosebleed. Ayaw din nila nun. Sila din mismo, nahihirapan din sila kung hindi ninyo sila tutulungan kung saan kayo mag-meet pagdating sa communication. So, ask questions. And there are no stupid questions. Probably there are stupid answers, but questions, ask away. Next. Meron ka lang sometimes stupid questions. Eh. For example, yung story is about the innovation. For example, yung Maya 1, which is the Cube satellite that was launched recently. So, the story should be about Maya 1 and how Filipinos can do that kind of technology.
soft launch nila ng satellite. So probably pwede mo tanungin yun kung nagbi-build up ka lang ng interview. Pero kung halimbawa press conferensya, sayang yung oras kasi na pwede pong magtanong ng mas tungkol doon sa technology. Kapag, tatandaan nyo, for example, kapag press conferences, it's important na mag-focus doon sa kung ano yung pinag-uusapan. Kung mag-stray away naman doon sa topic, kailangan at least magiging relevant pa rin yun doon sa ibang nakikinig doon sa question. And then, kung sa interview naman, do not come to interviews empty-handed, kailangan nakapagbasa kayo kahit pa paano. That's why, kung halimbawa, biglaan lang yung, ano, yung press call or yung interview, I'd rather not ask questions. I'd rather just get the contact details and then contact the source sometime after when I'm more prepared. Kasi I want to maximize the time eh. Ayoko na magtanong lang ako kung anong maisip ko. Just nakakatakot yun eh. Hindi ko pala magamit yung sinagot niya dun sa ano. Or ipilit ko lang siyang gamitin sa story. Which is bad. Kung pinilit mo lang ipasok yung quote sa story. So the next step is to write. So what makes a good science story? Next piece. News values. Si Sir Rex familiar rin sa mga news values na to, no? So, news values, importante, well, karami kasi, lalo sa mga high school students, akala nila lahat ng essay papasa na as news or feature or editorial. No. Kailangan pa rin, lahat yon may news values. And for me, ang pinaka-importante news values kapag nagsulat about science is impact and relevance. Kasi, science is intended to improve our lives. But, how to be able to communicate that, we should be able to tell the public at the very first, at least first two paragraphs, kung ano yung impact at relevance nun sa kanila. So, yun. Yung conflict hindi masyado kasi I think we're more focused here on introducing concepts and introducing technology to the public. So, proximity, meaning sa atin ang proximity as Filipinos, not only geographically, but also emotional. Katulad nun, di ba, World Cup, yung France nanalo, tapos yung goalie na hindi naman pinaglaro, Filipino. Well, may blood siya, Filipino. Pero, di ba, nire-report pa na natin yung ganon. So, sa atin, bawa OFW na scientist, we could report about that, even if yung study niya is ginawa sa Canada or sa US. But that's a Filipino discovery. So it's something to be proud of. Prominence. Sa atin, prominent siya kapag halimbawa, si President Duterte, he attended yung National Science and Technology Week sa Davao. And he is actually very supportive of the science and technology efforts. So, that's already news. Kasi that's the president speaking about the science policy. So, bizarre. Katulad kanina yung sinabi ko, it's quite bizarre to find flame dun sa tubig galing sa poso. Pero pwedeng yun lang yung speed, yung take-off point mo. Then you can write about natural gas, etc. Human interest. This is very important din. Kasi sa atin, ang science is very abstract. And Filipinos are not necessarily like that, those kind of people na mahilig sa concepts. We prefer stories that capture our emotions. For example, bakit nag-viral yung mga videos na yung bata, yung homeless kid, tapos kahit malakas ang ulan, tinatakpan niya para makukuha siya ng assignment. Tinatakpan niya yung sarili para makukuha siya ng assignment. Kasi nakukurti yung puso natin eh. Naantig tayo. So we like stories like that. In science, we can do that while talking about the lives of researchers here. And how inspiring they could be. For example, Rainer Reyes, one of the younger and new generation of Filipino scientists, is
astrophysicist. She's also a data scientist and also an advocate of many different things like science education, the promotion of the welfare of scientists in the Philippines. And in fact, kasama siya sa nag-lobby para ma-improve yung Balik Scientist Program. And ngayon, naipasa na yung pataas ng Balik Scientist Act. And I'm so proud to be part of that and to be part of that program din. Kasi I remember nung initial na pagkausap ni Reyna dun sa office ni Senator Bam Aquino, kinontak niya ako, sabi niya, Shai, this is a good opportunity for us. Maybe we could host a roundtable discussion so the scientists can talk to Senator Bam Aquino so we can incorporate the real concerns of scientists abroad. So, isa sa mga discussions pa namin, meron pa kaming video chat with scientists, Filipino scientists abroad, to tell the office of Senator Bam Aquino ano talaga yung mga concerns. How can we encourage Filipino scientists to come back to the Philippines to research and to contribute? So yun, human interest. Inspiring yung buhay ni Reyna kasi she was summa cum laude of PSI, valedictorian of PSI, and also summa cum laude of Ateneo Physics. And then she went to Italy and then sa Princeton siya nag-graduate. And she's actually at the top of her career when she decided to come back. At top of her research career as an astrophysicist when she decided to come back to the Philippines. Tapos dito, she almost started from scratch. She started as a research scientist for Manila Observatory and then now she's consultant for many different firms on data science. Applying the concepts that she learned in physics into different fields. And parami na siyang nagawa. And right now, she's also the founder of PinoyScientist.org. It's a community of Filipino scientists promoting that, you know, there are Filipino scientists that we can have as role models. And she's actually speaking about women in science in many different spheres and forums. So, mga ganon. And kanina, binanggit ko yung mga national scientists. One of the favorite stories about national scientists that I know is about Dr. Angel Alicala. He's from Silliman University. One of the few national scientists that is not from UP. So, Dr. Angel Alicala is a naturalist. He likes collecting endemic plant species. Yung mga nagtatayo siya ng ano, nagtatanim siya ng mga plants. He's very, very active at 86, I think. He's 86. Very sharp. Isa doon sa mga greatest contribution niya is yung Apo Island Sanctuary for turtles. And it's known all over the world kasi ginamit niya sa Sumilon Island and then sa Apo Island as model for conservation. And what I like about him is he's very down to earth. And he's like, you know, a normal lolo who likes drinking coffee and talking to his pet cats and pet dogs in the morning. Nag-a-adopt siya ng mga stray cats and stray dogs. Pinapakain niya. And kapag nagkwento siya tungkol sa dogs niya tsaka sa cats niya, nakikita niya nagtutwinkle yung eyes niya kasi he really loves animals. And he's like your, you know, typical lolo na, but he's a scientist, di ba? And very active at that. And then there's also Dr. Ed Gomez from UP Marine Science Institute. Right now, one of his advocacies is to promote our claims dun sa West Philippine Sea. But his research was focused on clams, giant clams. When I interviewed him, he talked about his thesis, which is about how barnacles, mga talip-tip, how they reproduce. Tapos nasa isang restaurant kami, ang lakas ng boses niya, tapos parang siya sabi ng, ano, alam mo ba, yung talagang
sa bar na kasi talaga nag-umpisa yung LGBT. Tapos parang nagtitingin yung mga ano, yung mga tao doon sa restaurant. Gusto kong mahiya sana, na parang, ano ba to si sir? Nakatingin lahat. Pero, I mean, he's very interesting to talk to. I mean, di ba, if you can find scientists like that, may mga local researchers na, makapagkwentuhan kayo sa kanila, interesting yung ginagawa nila, interesting yung buhay nila, how they came into science, and why they're still doing it. It's really fun to talk to them. And lagi naman yung mga lives ng mga tao, yun yung mas doon tayo nakaka-relate eh. So, yeah. Next. Know your audience. So, for example, most of you probably is thinking about communicating science sa social media accounts ng mga respective organizations. Sino yung audience nyo? Students in your universities or people in your community. But in your own Facebook accounts, di ba? In your own Twitter accounts, sino yung audience nyo? I remember, like, a few years ago, one of my classmates from high school came to the Philippines from Canada. Sabi niya sa akin, minsan natatakot siyang basahin ko yung mga Facebook post ko kasi nakaka-nosebleed. Kasi mahilig akong mag-post ng mga science articles. Like, from New York Times, from New Yorker, from Scientific American. Pero, when she told me that, I realized na I'm not communicating to my audience. Kasi kung sila yung Facebook friends ko, hindi naman sila mahilig dun eh. So, how do I make them interested about what I post? I write in the vernacular. Usually, tinataglish ko. Naglalagay ako ng maikling caption in Filipino, sometimes in Becky speak. Tapos, tsaka ako pinupost yung article. Kung hindi man nila basahin yung pinost ko na link, kung hindi man nila i-click yun, at least nakuha nila yung gist ng story. Tapos, especially, di ba, ang dami-dami nangyayari sa Pilipinas. So, how do I make the people who follow me sa Facebook understand what's going on and what to remember during these times? So, yun. I talk in the vernacular. Hindi naman siya kasalanan eh for journalists na magsalita in Tagalog or in Taglish or in Becky speak. Hindi siya kasalanan. Kasi kung yun yung naiintindihan ng mga tao, ba't natin pipilitin mag-English tapos mali pala grammar natin, di ba? Next. So, for example, eto, these stories, I wrote this. Pero magkaiba siya in the sense na ito kasi siya Asian scientist kung ginawa ito sa Rappler. Pero it's the same story. It's about the launch of Maya 1. But the thing is, sa Asian scientist, ang coverage, ang audience nito is Asians. So, I cannot just focus on the Philippine satellite. Kasi yung Malaysia, nag-launch din siya ng CubeSat. Tsaka yung Bhutan. So, even the headline and the lead and even the photo attached to the story are different from each other. Kasi that's a matter of knowing your audience. So, ito ang focus, di ba? And then, three Asian Cube satellites. Tapos yung isa, yung sa Rappler, is about Maya 1. I cannot post this Asian Cube sats of the space to Rappler. Kasi sa nila, medyo malayo-layo. Dapat inarodong natin sa Pilipinos. Next. Write with your senses. I always say this kapag na nagkoconduct ko ng mga workshop. Why do you say write with your senses? Kasi, as journalists, we're actually barred from using adjectives and adverbs. Pero, how do we describe things? So, we write with our senses. What does it smell like? What does it feel like? Pinaka-common na example ko, yung rafflesia. Yung rafflesia, what we call corpse flower. Pag alam natin yung rafflesia, mabaho siya. Pero ang klaseng mabaho? Simbaho ba ng alipunga? Simbaho ba siya ng patay na daga? Simbaho ng tae? Simbaho ng basura? Kapag sinabi ko yung mga words na yun, nai-imagine nyo agad kung ano yung amoy, di ba?
kasi descriptive siya. I describe them with my senses. And automatically, you know what I'm talking about. Pare-pareho silang mababaho. Pero magkakaiba yung amoy nila. Diba? So, especially useful kapag ganun, mga bagong discoveries, bagong species. And also kapag technology, yung Maya-1, it is a very small satellite. Ang measurement niya is 10 cubic centimeters. Yung 10 cubic centimeters sa isip natin, ini-measure mo pa siya, gano'ng malaki siya? Pinakamadali, it can fit in your palm. And you can actually hold that sa baba, yung prototype. So it can fit in your palm. Unless yung palm niya ay palm ng toddler. So, right with your senses. Next. Yan. Ito rin, kung napanood nyo na ako before mag-speak, lagi ko na ginagamit itong example na to. I wrote this for Rappler. And this actually won an award in Japan. Na yung award na pala nun ko is a recorder na hanggang yung ginagamit ko pa. Digital recorder. So, no plant species could detox mycontaminated soil. So, yung first paragraph ko is, it's a discovery straight out of science fiction. Filipino scientists have discovered a new plant species that feasts on metal. This unusual trait suggests this new species could be used to reduce metal contamination in soil, especially in mining sites. So, yung phrase na feasts on metal is very descriptive. And I even compared it to science fiction. Kasi kapag sinabi mo na nag-a-absorb ng metal, it's not as powerful when I say that it feasts on metal, di ba? But it's the same thing. So it's actually, yung plant na yan, what it does is to absorb metal residue from soil. So nakita siya sa isang dating mining site sa Zambales. Next, identify your thesis statement first. Yung thesis statement is actually what your story is about, yung gist. Bakit kailang i-identify yan? If you cannot summarize your story in a sentence, then you don't understand your story enough. So, isang sentence to describe everything. If you cannot summarize it in a sentence, then you don't understand it enough. How do you know kung paano mo siya ikukwento? Yung isang sentence na yon dapat din yung sentence na pwede mo ikwento sa best friend mo or sa nanay mo. Kapag hindi nila maintindihan, kapag binanggit mo sa kanila yung sentence na yun, ibig sabihin, mali yung pagka-communicate nyo. Next. Yan. So, ito is about a technology that is actually Filipino-made. This was the one that won the Henry Ford Award for Motoring Journalism. Meet the Genius EV, a Filipino engineer's contribution to the green movement. So, ang thesis statement ko is actually nung second paragraph. Adonis Lagangan, a 1994 mechanical engineering graduate, seeks to be part of the solution by making electric cars. Kasi Adonis Lagangan makes electric cars. Ang electric cars na alam natin ay gawa ng Tesla ni Elon Musk. Pero kaya gumawa ng Pilipino, actually nakagawa siya. Sa Tagigto, malapit lang siya sa DOST office yung bahay nila. So, nakasakay ako dyan. Pero nung time na yun kasi, hindi pa ano yung aircon niya eh. So, mainit. Pero, even yung pagkaka, yung mismong body niya, Pilipino mismo yun ang fabricate, hindi lang yung machine. So, it's not just any kind of electric car, but it's a cheaper version of electric cars that could be bought from Tesla or Nissan or Honda. Next, Shine Shining Group, M-A-M-L. So, narinig ko ito na iba. M is for message, A is for audience, M is for medium, L is for language. So, kapag nasusulat, kailangan alam mo yung message mo, which is your thesis statement. Audience, you always have to put your audience first. You do not write for yourself. You write to be understood and read.
kapag nagsulat ka para sa sarili mo, huwag mo na lang isulat. Sa'yo na lang yun. Sa journal mo na lang. Pero kung gusto mo mabasa siya ng ibang tao, kailangan ipapahintay mo sa kanila. So, medium. Anong medium gamit mo? Social media, print, online, and then language. Anong preferred language mo? If you want, you can speak in Bisaya or in Ilocano. If it's more understood by your audience. Or Becky speak, kung mas gusto mo yun. Next. So, inverted pyramid. Sa journalism, lagi sinasabi yung lead, yung first two paragraphs is 5 W's and 1 H. Kapag science, lagi may dagdag na so what? Eh, ano ngayon? Ano yung relevance niya? Eh, ano ngayon kung malaman ko to? Eh, ano ngayon kung alam ko yung Maya 1? Eh, ano ngayon kung alam ko yung hybrid dream? Para saan ba yun? And then body, argument, controversy, story, issue. Pwede dito, you can say, if you're writing about the hybrid train, for example, yung body could be focused on how did the scientists do it. Paano nila ginawa yun? And then details related items, background. What I like doing kapag mag-end ako ng isang story is to be forward-looking. Laging, ano yung next na gagawin ng mga scientists after this, kapag nailabas itong technology na to? Are they going to commercialize it? Are they planning to improve the technology? Or are they going to find another study para ma-complement yung study na yun? So, like forward-looking yung conclusion. Kasi, it means na you will not leave your story na yun, na meron kang iba pang story ang gagawin in the future na related doon. Kasi, that's the biggest mistake for journalists eh. Yung orphan stories. Yung you write about it once and then forget about it. So, it's better if you can follow up. Next. Understand the tone and voice of your message. So, yung voice kasi, what, sa akin, as journalist, as a writer, lalo na contributor ako, I hate it when editors overhaul my stories that I couldn't even see myself in my story. Kasi kung matagal ka nagsusulat, kilala mo yung words na ginagamit mo eh, kung paano mo siya kinonstruct. So, when you're writing, you're actually letting the public see a part of yourself eh. It's, writing makes you vulnerable. And kapag binago yun ng editor, it's like, it's a totally different thing. It's not from me anymore. Ang tuning ko sa bawat sinasulat ko is not just work eh. I treat it like something na parang anak na inilalabas ko. Sounded wrong, but yeah. Ayaw nga pala magka-anak. I like cats and dogs. So yun, yung personality kasi ka-reflect doon eh. One of my editors for a very long time, Timothy DeMacali, is also, who's now at MIT, about to graduate from his master's in science writing degree. So, pinakita ko sa kanya yung sinulat ko for Asian Scientist. Sabi ko, be honest with me, since you've been editing my work since 2012, I want to know if you think that I have improved. Sabi niya, you actually write more tighter. Tighter now than before. Kasi before, siguro, marami pa kang mga unnecessary words. And then, now, I know how to tie one paragraph para mas maging suwabe yung transition from one paragraph to another. Well, at least I try. So, pero, sabi niya, ikaw pa rin yan eh. Parang kita ko pa rin na ikaw nga yung nagsulat. Kasi ganun yun eh. Kapag nagsulat ka, usually, it shows eh kung ikaw yung sumulat nun. Even if I use a pseudonym, probably, kung kilala niyo na, kung sinusundan yung work ko before, malalaman niyo na ako nga yung nagsulat mo. Then, tone. Next slide, please. So, you are speaking with the reader, not lecturing to them. Kung gusto nilang makinig ng
pero when we're communicating science, we're not actually like hammering down information to the audience. Kailangan sinishare natin to. We're making them understand the way we understand it. So how do you do that? Pagka you're lecturing to the readers, alam niyo yung parang robot lang na nagde-describe. Sana nagbasa na lang ng Wikipedia entry about the technology, di ba? But if you're sharing information, ang isip mo, anong hinahanap ba ng reader dito? Ano bang kailangan niya mabasa? Anong kailangan niya at gusto niyang malaman tungkol sa technology na to? Para saan ba niya pwedeng gamitin ito? Next. Tips. Use analogies in narratives. Yeah, that's why I said na yung biyahe to, that's why it's effective kasi we follow the lives of people and then zoom out to the bigger picture, the issue, and then zoom in again dun sa life ng tao. It's easier for us to understand yung problem natin pagdating sa poverty kung ang focus natin is life ng isang farmer or ng isang fisherman, which are the poorest sectors in the Philippines. Still, the poorest sectors. So, it's easier for us to understand what HIV is about if we can follow the life of a patient. It's easier for us to understand, actually, the technology if we follow the story of how it was produced. Next. Okay. So, ito, Shades of Grey Haze in Metro Manila. Kapag paaraw, kasi pag tagulan, iba kasi itsura na eh. Parang may clouds. Pero ito, katulad yan, makita nyo, hindi ganun ka-visible, pero maaraw siya. So, ang description ko, na yung analogy ko, is like the mentors from Harry Potter. Kung nagbabasa ng Harry Potter, so, mas madali siya maintindihan, di ba? Na parang may gray na bumabalik sa Metro Manila. Kasi always travel from either the north, from Bulacan or south. Tapos, itong sa kabila kasi hindi pala kita masyado. Ecological genocide. This was written by a friend from Indonesia. So, it's about yung toxic waste from used batteries. Pero ang ginamit niyang term is genocide. So, very powerful yung term na genocide. Next. Yan. This one is from Philippine Science High School in Clark. So, one of the contest that I judged, pinicturan ko yung mga newspapers nila. So, ito, Philippine Debator, Jaime Navarro, turning plastic waste into fuel oil. So, di ba, para maintindihan yung technology ng ginagawa niya. So, sino ba yung life ng scientist? Then, another glow in the dark, this is about the technology na ginawa ng students for their investigatory project. Mitigating the hazards of oil spill to bioluminescent bacteria. Next. So, ito, these are other examples from students themselves. So, kung papansinin natin, di ba, title pa lang catchy na. Lalo kung students yung magbabasa. So, they know their audience and they're using analogies to make it more interesting. Next. It's better to use numbers than words when expressing probabilities. So, sa atin, mahilig tayo sa, di ba, pag nakita tayo ng mga survey or ng studies na this, for example, a few days ago, ang sabi, yung mga Asian drivers are exposed to air pollution 9 times greater than American drivers and European drivers. Madali sa ating maintindihan yung 9 times greater kesa ilagay ko yung entire decimal coefficient niya na nandun sa study. Kasi simplified yung number. Kapag sa
Marvel DC movies na mas gusto ng mga bata. Sa atin sa Pilipinos, mahilig tayo sa mga hugot and mga jokes. We love humor. Apparently, we're not so much big on sarcasm. And so, advise you not to use sarcasm a lot. But we like funny stuff. And stuff that are really heartwarming. Then talk about science. Next. Edit and proofread your own work. Importante to kasi ako, minsan, yung pag nagmamadali, minsan may mali pala akong susulat eh. At one point, yung sa Maya 1, mali lang ako na isang preposition but it changed everything. Buti na catch nung isang nagbasa. Eh yung nagbasa na yon or mate ko. So sabi niya, ate, parang ano, iba yung ibig sabihin nito. Baka, oo nga no. So pinag-change ko agad. So it's important that you read your own work. Review your work again. Always read it twice or thrice before submitting. Or at least sleep on it and then read it again. You might find something na mas madaling, mas maganda siyang isulat, ganun. Ito yung sinasabi ko kanina. I mean, can you trust this kind of post? Nasa? Next. Ayan. Social media. So, eto kasi mas gamit natin itong lahat eh. Kasi for sure, kung hindi man lahat, kung hindi man lahat, halos na tayo may social media accounts. So, ayan. Keep up with the trend. Di ba may mga trending topics? So, ngayon, ang usong sinasabi yung advance mag-isip. Nung malaman ko yung parang, oh my God. O sige, gamitin na lang din natin. Pero usually, ayaw kong ginagamit yung mga ganong klaseng colloquial eh. Kasi maarte ako dati. Pero naisip ko, paano naman siya babasahin kung meron tayong, well, some call it smart shaming, but it's more of, kapag nandun tayo sa educated sphere, we try to separate ourselves from people we think who are not educated. Kasi they don't share the same opinion as we do. Which is wrong. How can we understand each other if we keep on making our own cliques? Diba? Walang room for understanding. And paano, kasi sa social media ganun eh, yung pakinggan mo lang kung sino yung ano, pinaniniwalaan mo at you're sharing already the same views. You're liking those posts, you're following those people kasi pareho kayo iniisip. Pero, paano magkakaroon ng room for discussion? Supposedly, yung social media ginawa siya para mas makapag-discuss eh. If binablock mo lang yung mga dissenters sa opinion mo. And binablock mo lang yung mga iniisip mong jegemon. Diba? So, yun. Huli ko pala yun, hindi ako nang bablock. Hindi nga ba? May binlock yata. But that's a different matter. It's not because of these things. Hindi ako nang ma-block ng mga hindi ko kaparami ng political beliefs at religious beliefs. Yun na lang. Yan. Be timely, walang forever. Kasi yung mga trending topics, pwedeng trending lang yan for a short period of time. For example, ngayon, pag ginamit po ba si Main Mendoza, hindi na siya ganun kasikat, di ba? Sikat siya, hindi siya ganun kasikat. Katulad ng a few years ago. So, hindi siya forever na pwedeng gamitin. Lalo sa social media. Sometimes yung hugot parang, oh, it gets tiring up to a certain degree. Pero, kapag ang audience mo, mga teenagers, makukuha ka pa rin ng mga, ano dyan, ng mga kilig, mga ganyan. Matutuwa pa rin sa'yo. Bisa ka pinanggit ko lang yung ex-batalyan para, oh my God, naluka na silang lahat. Eh, ako mismo, kinikilabutan ako sa tuktok nun. Yun. Remain on point on brand and message. Kapag, if you're, for example, ako kasi, yung Facebook account ko, dinesign ko yun para maintindihan siya ng lahat at hindi lang siya para sa pamilya ko, kundi para din siya dun sa mga nakikilala ko kapag nagta-travel ako.
So, kapag ang message ko is for my fellow Filipinos who need to know about certain issues, I try to speak in the vernacular na Tagish, kahit pa paano. Kasi hindi nga sila babasahin talaga eh. Tapos, kapag ka naman, if I want, for example, international journalists to understand what's going on in the Philippines, I translate it into English. Kasi, some people, yung mga friends ko from abroad, ask me about some stuff, what's going on. Yeah. So, on brand, on message. And, I always say that because I'm a science journalist, I try to stay away from posts that are not really scientific. For example, I don't post about my zodiac sign. That's not very scientific. So, hindi ako, di ba? Hindi ako magpo-post na may kinalaman doon or my Chinese zodiac. Apparently, a year of a snake. Yeah. Know your audience. Yan. Paulit-ulit to, and that's one of the most important. Be bold and have fun. Bakit si Tita Chrissy yung nilagay ko dito? Guilty pleasure ko si Tita Chrissy. Tsaka si Judy Ann. Nanonood ako ng Judy Ann's skin check. Kapag nasa CR. So, si Tita Chrissy kasi, ano siya eh? Forever siya on brand, on message, on point. At yung pag-promote niya ng mga brands niya, swabe lagi. Isipin mo, nagkukwento lang siya tungkol sa 8 stuff na lagi niya kailangan dala pero naipromote niya yung Biojesse. So, oh my God, saan galing yun, di ba? So, idol ko siya pagdating sa social media kasi pag nagawa mo siya ng singaling ni Tita Chrissy, ibang level ka na. So, lagi natin i-aspire na maging sing on brand and on point ni Tita Chrissy. Love, love, love. Para happy tayong lahat. So, alam mo yun, yung mga language na ginagamit niya katulad nun, di ba? Parang, may tao ko lang nakikinig na wala na sinabi, I love talaga yan. Pero aminin nyo, as in, nanonood ako nung nakatanga lang ako sa cellphone ko pag nasa bus. Tapos parang, oh my God, natapos ko na naman yung 20 minutes na video niya. Pero addicting siya, di ba? So, sana hindi lang ako ina-addict sa kanya. Please, samahan niyo ako. Yun, tips for social media. I mean, if you browse her page, her YouTube account, her Instagram account, lahat yon on brand and on point. Hindi ko naman sinasabing lahat tayo magsalita na parang si Chris Aquino, no? Ang sinasabi ko lang, kailangan yung identity natin on social media, especially if we're representing an organization or institution, kailangan coherent siya. Hanggang sa language, hanggang sa images na pinupost, siya, trademark niya na yung pink. Kahit masakit sa mata yung, ano, yung subtitle sa videos, na pink pa rin yun. Pero that's Chris Aquino, wala tayong magagawa ito. So, yun. Next. Ito yung mga science social media pages na may good practices. Yung, I found love science. Sino niyo yung caption niya? It's official, horses snort when they are happy. Di ba, that's very simple. It's easy to understand. But it's about a study. A scientific study. Tapos, si Bill Nye, the science guy. Lagi siya kasing animated. Well, he has a TV series, now Netflix series. Mars Curiosity. Alam niyo, nung unang magkaroon ng Instagram at Twitter account si Mars Curiosity, na para siyang humanized version, it's very funny kasi he first siya eh, na ganun. Nung, I think that was around 2012. Yeah. Kasi I think it was around my birthday nung dumating siya sa Mars. Sa newsroom, sa GMA, ako lang yung excited. Tapos parang, so parang, wow, malapit na siya sa Mars. Ganyan. Tapos di, na-excite ako mag-isa. Tapos maya-maya, nilalapitan ako ng ano, na editor. Sumulat ka na ba ako sa Curiosity? Sabi ko, yes sir, kanina pa po. Na-submit ko na po sa inyo. Kasi doon lang yan na-realize na importante pala yung story. Pero it was so amazing kasi nakagawa pa nga sila ng bukod na story about the social media manager of Mars Curiosity. Kasi nga, maganda yung ano, yung pag-manage sa kanya. Hanggang ngayon, pagka
finalo nyo siya, it's as if you're talking to the robot. So ano pa? NASA. Kanina binanggit ko, marami social media accounts ang NASA. But they even host like Facebook Live, Twitter chats, etc. And marami silang social media handlers. And they're responsive. And laging interesting ang images. But Kuya Henry will teach you more about images. Even the caption are informative. So, paggamit ng hashtag. Dati kasi nauso yung sobrang habak ng hashtag. Ngayon, hindi na. Pwede ka pa rin gumamit nun, pero very sparingly. Ngayon, ang importante kasi, kaya mo ginagamit yung hashtag is for search engine optimization. So, kailangan alam mo yung keyword. So, meaning yung keyword, kung ano lang yung popular. For example, if you're posting about Maya 1, ano usually ginagamit na keywords ng National ng Department of Science and Technology? CubeSat. Tapos, isa pa, yung tagline ng UST, yung Science for the People. So, pwede gamitin yun. So, if you click that hashtag, makita niyo yung entire conversation ng from different places about that particular topic. So, yun lang yung gamit ng hashtag. Hindi na uso ngayon yung hashtag na parang sana in-spell out mo na lang, no? Parang, ano ba yan? Natitipid ka ba ng space? 280 characters na sa Twitter? And wala naman limit sa Facebook? Pwede ka gumawa ng nobela. Next. Ayan. Another example. So, Facebook, kasi nga, pwede nga kilometric yung post. So, this is Pinoy Scientist, the one managed by Reyna Reyes. So, what they do is to promote Filipino scientists every week, yung lives nila. So, may kasamang blog yan. PinoyScientist.com. So, di ba, ang interesting ng photo, tapos hindi mo na maiisipin na scientist siya. Pero, precisely because mukha naman siya, yung mukha siyang katulad lang natin na nag-enjoy sa beach, tapos manalaman mo tungkol pala siya sa life ng isang scientist. You know, they lead interesting lives. And she's an award-winning scientist. Next. Eto, natawa ko dito kasi kanina. So, kanina lang to alam ko eh. Kanina ko siya nakita kasi. Yung mga estudyante, ang hilig nila hanapin yung hashtag na walang pasok. So, tapos, ang pinafollow nila, dati kasi si Sir Mahar Lagmay, yung from Project NOAA, pagka may bagyo, ginagawa niya, tinatag niya sina Vice Ganda, Ann Curtis, etc. Iba pa mga social media influencers para i-retweet siya tungkol sa bagyo. Kasi ka, the thing about social media is, kung hindi ka masyadong view at hindi ka masyadong nilalike ng followers mo, mapupush down yan eh. Hindi yan makikita ng iba. So, the important thing is to stay on trend. And what GMA does is to practically capitalize that trend. Ngayon, since mahilig pa rin tayo sa mga hugot-hugot, yan, wala siyang feeling sa'yo all of this. Pero, meron pa rin silang, dun sa comments, nilagay pa rin nila na meron pa rin advisory tungkol sa walang pasok. So, you know, just some humor to insert about these kinds of events. Gloomy na ang weather, gloomy pa rin ang feelings. Next. Yeah. So, a few references that we can check out online if you want to learn more about writing about science. And I think that's all for now. Yeah. You can follow me on Twitter and on Facebook. You can actually add me on Facebook. Just search for my name. Hindi naman ako nag-ano. Thank you. Thank you very much, Ms. Shaira. What are your major takeaways from Shaira's... For sure, nag-notes naman kayo, di ba? Sana magtatanong ako. Kasi ako nag-notes ako. Sige, bago ikaw, tatanong na. Siyempre sila, sige. Sige. Bigyan mo ako ng color. Color green. Ay, green. Maghanap na ako ng
Parang wala naman naka-green. Ayan. Sister. Ay, siya na lang. Ay, medyo green. Medyo green. Oo, medyo green naman. Oh, tsaka nag-review siya ng notes niya. Medyo madami. Okay. Is there any major takeaway from Miss Shaira that you can share with her? Siguro yung ano po, yung malaking gap sa pagitan ng mga audiences or nung public or nung people itself tsaka nung DOST or yung science and integration nga. Kasi nga, diba, as normal being ng society at ng community na hindi naman masyadong nakakapit sa science o mas pinipiling ibang strands, syempre, ano, parang maiiwan yung mga tao na hindi sila aware sa mga nangyari in terms of science integration. By the way, what is your name, sir? John Kenneth. Yeah, from Cavite State University in Bacoor. Alright, meron pa bang gusto mag-share ng kanyang major takeaway? Sa side na to? Ah, sige. Okay. Si Sir Mike, si Mr. Mike Joshua. So, ano yung major takeaway mo sa talk ni Ma'am Shaira? Tulad po nung kanina sabi ni Sir po, yung sa know your audience. Kasi, we po sa DevCom, parang pinapractice po namin at lagi po namin na-emphasize na kailangan po alam natin yung audiences natin para po mas maging effective yung ating initiatives sa kanila. Tapos, what I learned about dun sa di-discuss po ni Ma'am ay yun sa so what na ilalagdag natin sa pagsusulat po ng lead sa science news. Kasi po, usually, ang alam lang po namin ay yung 5 W's and 1 H. And yun po yung parang aking takeaway sa akin ng sinabi po, yung so what po, na kapag magsusulat ng science-related na articles, kailangan may ganong information po sa lead. Okay, thank you. Very nice. So mamaya magtatawag ako dito pag dun sa for our next speaker. Para meron ka. Ikaw ba? Ano yung major takeaway? Nagustuhan ko yung sinabi ni Ma'am na understand the tone and voice of your message, di ba? Kasi daw yung tone, it reflects the author's attitude, tapos yung voice naman ng message mo is your personality, which is reflected through written words. Yes, and again, the tips for science and social media, yung mga minentioned kanina, yung audience. Mga besh, ganyan. Yeah, be bold, have fun. Mga besh, keep up with the trend. Dapat advance mag-isip. Be timely, walang forever. So pag meron tayong deadlines, kailangan mag-submit on time. Oo, wala talagang forever pag gano'n. At syempre, remain on point, on brand, on message. Sabi nga ni Tita, crazy, di ba? Okay. Love. Alright, so at this point, participants have known about some tips on writing effective and accurate stories on science and technology innovation. It's good to have with us also this morning for the Write Shop, our resident photojournalist, very seasoned. Ayaw daw niyang sabihin na years of experience. Ang gusto niya, seasoned na lang. Seasoned photojournalist of DOS. So, grande patagalin, Mami. Ipakilala na natin yung next speaker natin. He is the resident photojournalist of the Department of Science and Technology for more than 2 decades. He finished stationary marine engineering. You just have to say it, sir. Sorry. He finished stationary marine engineering at the Technological University of the Philippines, Manila. May school needs ka dito, sir. He entered STII on a contractual basis in 1992 as a videographer for TAPI's GIA projects. TAPI? Alam niyo po yung TAPI? Isa siyang agency under the DOST, Technological Application and Promotion Institute. Sila yung nag-promote such things like that. Okay. And back then, he had produced instructional technology videos and learned the skills of post-production and later on became part of the documentation team for the DOST events. He also became permanent in 1994 and aside from being a videographer, he has honed his skills
in photography. Yes, so as mentioned by Lawrence, hindi ko nga si stress for 20 years. He continuously captures almost all of our events in the OST, may it be in the national, regional, and international events. His works have been published in various DOST publications, websites, and other online platforms, as well as in various national newspapers. Mr. De Leon, I don't know if he's related to the actor Christopher De Leon, is also a resident resource person of photography trainings conducted by the Institute, as he shares the knowledge and skills he learned in the 2 decades. Sir, sorry, yun ang paulit-ulit sa script. Sir, 3 times na siyang binanggit. That he has 2 decades, been, 20 years. That he has been covering the DOST events. Again, everyone, let's all give a warm applause to our photojournalist, our resident from DOST SPIR, Mr. Henry A. Leo. Patalik kayo sa akin mamaya. Good morning! Gising pa? Okay, ganito tayo ngayon. Medyo nakakadugo ng utak nyo na ano, yung science journalism talaga. Ngayon, i-complement natin siya with photography. So, if you're a good writer, last factor na kung good photographer ka. Okay? So, first thing, anong dala nyong equipment for photography? Meron ba nagdi-DSLR or more on cell phone? Although cell phone is made, it was made for, syempre, hindi naman siya for photography. So may mga limits siya, di ba? So yung mas maganda talaga, if you're serious with your craft, with your writing, sasamahan niyo ng good photography, eh dapat eh, DSLR, any DSLR. And later, tatanungin ko sa inyo, which is the best camera you have pagdating sa photography. Pero, so more, for the meantime, cellphone mo nang gamit ko. Sige, makikishi also ako. Ma'am, pwede mo makita yung picture ng ano niyo, ng cellphone mo. Sisilip lang tayo konti. Uy, selfie. Anong mga sample? Kahit ka lang. Hindi, isang photo na kinunan mo. Pakikiusyoso ako, ha? Puro selfie, ha? Ay, hindi ba? Yung best mo, okay lang kahit sample. Sa check lang natin, ha? Oh, ito kuha niya, oh. Di ba? Ikaw kumuha nito, ma'am. Gani sa magazine o ikaw mismo. Okay, nakita niyo siya. Okay, thank you. Ganda. Sir kayo, patingin nga po. Ah, wala. Puro sexy yan. Debut na. Okay, sir kayo, anong miss? Yan, pinipili mo na, diba? Ah, wala. Nag-edit ka na dyan? Oh, kahit ano. Sige, titignan lang natin. So hindi na tayo mag-uusap, hindi na tayo mag-discuss about yung basic. O kailangan nyo pa. I will jump now to photojournalism. So may idea na kayo pagdating sa photo. Okay, wala daw si ma'am. Okay. So mag-jump na tayo sa photojournalism. Para since ito naman talagang ano natin, concern natin. Tama yung sinasabi ni Ma'am Shaira. So, i-aan lang natin siya sa photojournalism, more on the photographs. It's more on the capsulized version ng news nyo. Sinasamahan lang natin ng photo para mas visually interesting at mas visually entertaining or mas visually informative sa ating audience o sa viewers natin. So, tama rin si ma'am. Ang concern lang natin, pagdating natin sa photo, ay kung anong gusto nating i-convey na message through photographs sa ating audience. Hindi ka lang pupuha doon because of kinuna mo lang. Ito, papakita mo kasi gusto mong makita ng tao yung kinuna mo. Okay? Okay. Sir. Okay. Okay, next please. So ito, photographic universe. We rely on photography for a variety of needs, for our own albums, to remember people and events, important to us or to remember ourselves and others as we once were but are no longer. Yan yung mga natin purpose natin back tayo. Kumukha ng
the chance to meet people like si Vero Sura, mga fashion shows na gawa ni Peter Ay, Philippine Textile Research Institute. So yan yung mga trabaho namin sa DUST. So hindi lang siya puro serious matters. Meron din mga fashion, meron din about itong sa S&T post namin, pinapromote namin doon yung gitara ni Juan. Sa technology may isang grupo na funded by yung isang council namin. That one, Food and Nutrition Research Institute, mga pasad, ganyan. Okay, next. Photojournalism dahil make photographs to report news based on accepted journalistic standards, to communicate to a mass media audience, and to tell a non-fiction story, ganyan. Okay, ito galing sa Global. Yun yung maraming namatay sa Afro Yolanda. Okay, next. Photojournalism is a language unlike words. So, yung photo nyo, nagsasabi na kagad ng story. Hindi nyo na kailangan siyang, pag nakita na ng audience nyo, nakikita na ng audience nyo yung story. So, dapat nagkoconvey nyo na yung message through your photographs. Like for example, ito, galing sa Guimaras. Nakita nyo ba ito? Ito yung oil spillage. Ito kakapal yung langis natapon sa barkaway many years back. So we visited after so many years, ganito pa rin. Okay. And it's a slice of life. Okay. Okay, photojournalism style photos always include cut lines. So ito naman importante. Para mas maganda na yung photo nyo, mas maintindihan pa ng audience nyo pag nilagyan nyo ng cut lines or captions. Ito yung news na mas maiksi na kesa yung meron kayong complete or full story dito with your photographs, pwede naman lagay lang ng captions or cut lines. That's simplified. Pero maintindihan na ng audience nyo. Ito, it may not be the words but a visual image tied to an important event that we remember. Okay. The power of the visual image has become more important, that less as we migrate much of our news to the internet. But many principles of strong journalism have stayed the same. So through your photos, ako convey na kaagad yung visual, yung power ng visual image nyo. Nakaka-apekto siya sa magiging effective ang inyong photojournalism, yung photographs, pag naapektohan yung viewers. Pag nakaroon siya ng emotions, nagkaroon siya ng meron siya reaction kaagad. These principles can be adapted to many kinds of journalism from video to magazine. Okay. Next. Okay, then practical principles for photojournalists. Minamadali lang natin kasi since alam niyo nang mag-photo, ito na lang gagawin natin. Maglalagay lang tayo ng captions. Later on, meron tayong parang photo walk din. Kukuha tayo ng mga photos around. Then ang titignan natin doon, aside from your photos, ikikritik din natin yung captions nyo. Okay? Okay. Okay. Focus on a single frame feeling center of interest. Generally, no more than two or three people, no more than a few objects. A clean, constructing background, sometimes photojournalists call this the poster effect. Minsan, importante sa photo natin ang composition. Like for example, kung if you're using, ngayon may mga phones natin, meron tinatawag na aperture, meron lang depth of field. Pero pagdating sa DSLR, mas magandang gamitin ng depth of field. Ito yung aperture. Kasi yung aperture, nagsaseparate siya sa subject from the background or the foreground. Okay? So one is getting close. Okay, next. Okay, find the unusual angles. Hindi lang puro front shot, puro ano. If you can find, kunyari group of photographers kayo, hanap kayong magandang angulo na naiiba. Ang lagi ko sinasabi, kung dalawa kayo o tatlo, mag-usap-usap kayo, ikaw dito, ikaw ganun. Lahat ng angulo na maganda, kunin nyo, i-capture nyo. Good photojournalists are always moving. So hindi lang siya parang kukuha ka lang, tamad yun eh. Pero pag nakita nyo marami angulo, kunin nyo,
get the chance, grab the chance na makita niyo yung angle na lahat. Ang maganda, okay? Get identification. All subjects easily identifiable must be need. Journalism is about people, not abstract art. Okay? Like for example, si Lani Mercado, marami siyang kuha ko namin, pero ang mas interesting, ginawa yung cellphone, siya nang pumunta. That's more interesting. That's more, mas magandang subject. Most editors will reject photos without idents or identities unless they are used as generic illustrations. Okay? As we go along, baka may tanong kayo, pwede natin i-discuss ha, para mas maintindihan natin lahat. Okay, burn pixels. Ang maganda dito, pag mayroon na kayong cellphone or mga DSLR, kahit ilang milyon o ilang beses kayong kumuha, maganda, hindi ka tulad before, may mga 12 shots lang, 36, 24, limitado. Pag kinunan mo, sayang, hindi mo pa nakikita. Hindi ka tulad ngayon, kikita mo na kung tama o mali yung kuha mo. So you burn pixels. Move in, move out, move high, move low, lahat yan, gawin natin. Kuha kayo ng kuha, at the end, makikita niyo mas marami kayo. And you can add that to your profile, portfolio. Pwede rin kayo gumawa ng blog sa sarili nyo. And then you complete, and then you burn your, you kill your babies, pili na kayo maganda, and then, at least when you itatapon, i-delete kaagad yung mga photos na nakunan nyo. In the future, baka magagamit nyo. So, kailangan burn pixels marami, lalo na pag maganda yung mga event o maganda yung subject nyo. Since pixels are free. Okay, next. Go beyond the cliche, yung mga make your shots stand out from the rock, ganyan. So, pag nakita nyo na parang iba kayo, usually ganun naman talaga, di ba? Gusto nyo iba yung photo nyo, gusto nyo hindi parang pare-pareho ang buhay nyo, make your photos stand out from the rest. Okay? Avoid, ito usually sa mga schools, pag may mga ribbon cutting or mga award, magbibigay ng award, certificate. So, lilang na kaganyan, di ba? And then you try to, yung avoid of exposing. Minsan, habang nag-usap, kumuha na kagad kayo. Mas magandang kunan yun. Kunan nyo kagad, hindi yung delusion. Pag ito lang, doon ka lang kukuha. Pag may chance kayo namin, kunyan nag-uusap, gawin na yun, kumuha na kayo kagad ng photos. So, try to make the scene appear natural. As if the subject were involved in something and the photographer just happened to come by. Parang kailangan may ganun tayong attitude pagdating sa pagkumukuha tayong photos, lalo na pag may mga events. Hindi lang kung kailan lang magre-reward natin doon na kayo kukuha. Pag may mga chance na makita nyo na very interesting, kunan nyo na rin. Okay? Next. Overexposed, mga... So, ang natural lighting naman, pagdating sa camera o kahit saan, yung 100 ISO, di ba? Kung pagdating sa available light. So, yun. Pero ang cellphone natin ngayon, pwede natin i-darken, di ba? Lalo ng pag-alam yung nano. Tapos kumuha kayong marami from the yung lightest, brightest, to the medium, tapos para makaanan lang kayo. And then, meron naman tayo mga apps for photo editing. So, pero usually, mas maganda yung na-edit yung nakaagad. Hindi na kayo gagawin pa ng mga applications for editing. Okay, next. Focus faithfully, stay steady. Yan. Yan ang problema sa cellphone. Dahil na pag may mga action shots, laging blurred minsan, unless talagang nakaano kayo. Hindi katulad ng DSLR, meron tayong mga shutter speed. So, nakokontrol natin, di ba? Pero aperture, may ISO. So, nakaka-capture natin yung tamang action shots na hindi blurred or nagdepende kung ano gusto nyo, kung anong kailangan nyo for your photo. Okay? Ayan, do not submit poorly exposed photos, syempre, for publication. No matter how much like the image. Meron pang artistic, meron pang may pang news talaga. Get out there and shoot. Photojournalists are too a person not to be counted among the timid. Have got
rin ang aking mentor sa photography noon. Kung mahihiyain ka, wala kang makukuhang photos. Pero huwag ka naman masyadong obvious na parang yun. Basta be bold. Yung meron kang guts. Pagdating mo sa photography, alam niyo yung ethics naman, di ba? Hindi basta sa iyo kuha. Pero kung gusto talagang makakuha ng maganda, okay lang. Kailangan yung kumilos. Kung gusto nyo magpaalam para makakuha yung magandang photos, i-allow kayo, then do it. Okay lang yun. For example, sige. Okay na. How to write good captions in photojournalism. Kasi siya na, minamadali natin kasi para mas marami tayong magawa in the afternoon. Pero kung may questions kayo, yes. Sir, may rules ba sa photography where bawal i-cut yung elbows or yung fingers? May specific rulings ba siya? Usually, ang ginagawa natin, lalo na pag ano, siyempre, pag inaano yung tao, hindi magandang i-cut mo o i-crop ang tao. Siyempre, dapat buo. Pero kung gusto major artistic, siyempre, usually, ang gandito yung head. Pero may mga, ano rin yan, certain paggagamit ng grid line or ano. Siyempre, pagdating sa hindi ayaw mo namang i-ano yung tao na ika-trap ng kulang. Pero pagdating sa kung sa publishing o ganyan, siyempre, as much as possible, buo pa rin yung tao. Kaya ang minsan ginagawa namin, kumukuha kami ng full shot, mas madali mag-crap. Kesa yung ika-crap mo na, pero kailangan pala pagdating sa publishing o ano, kulang na, so wala kayong chance. So, kailangan mag-full shot na rin kayo. Okay? So, ano na tayo? Captioning na tayo. Check your facts. Be accurate. Incorrect information loses photos credibility. Siyempre. Dapat laging, pag kumukuha kayo ng photos, siyempre kailangan nyo magtanong kung sino yun, kung ano yun. So, be accurate. Okay? Describe something that isn't obvious. Pag nasaan na sa photo na, huwag yun na-describe na kasi obvious na yun. Describe details of the photo that are not obvious like the location, the time, day, or year, or specific event that is taking place. Also avoid using terms like is shown, is pictured, and looks on, or above, with the sa caption. Okay? Do not start a caption with certain words like an, or the. These words are too basic and take up valuable captioning room when they aren't necessary. Pwede yung pagdating sa mga group photo, pwede yung sabihin nyo na from left, do not say from left to right. Pwede lang from left. Usually, pag nagbabasa naman tayo, tumitingin ka agad tayo sa kaliwa. So, from left na lang, okay na yan. Okay, identify the main people in the photo. Include names or name of important person or people in the photo. Put a description of people if you don't know them. Make sure any all names you use are spelled correctly and have the proper title. Especially dapat pag nag-ano ka, mauna mo na yung mas may authority before yung mga lesser people or lesser than. Okay? Be as specific as possible. Parang ano nito, be accurate lang, simple. If you are unsure of the photo, tanong-tanong pa rin kayo. Kaya nga, as photojournalist, hindi ka lang kukuha. You have to questions also. You have to ask questions or to take the details. Okay? Label historical photos properly. If you're using an historical photo in your story, make sure it's labeled properly and includes the data, at least the year it was taken. Meron na tayong tinatawag na CTTO, di ba? Credit to the owner. So, give credit to another photography or organization. O ilagay nyo fine photo. Okay? Next. Pagdating sa captioning, parang din ano, use the present tense in the captions. Because most photos being shown as part of a new story are of things happening right now. So, kahit sabi mong kahapon, you still have to use the present tense. Then after that, yun na yung mga past tense na. Okay? Ito, avoid humor when the photo isn't intended to be humorous.
credits and citations. Every photo should include the name of the photographer. Pag ginamit niyo yung photo, lagay niyo lagi, kanyari, photo by niya. Para makreative natin yung taong hiniraman niyo ng photo. Kung hindi kayong photographer. Okay? Okay, use the caption to tell the reader something new. The caption should provide the reader with a piece of information they are unaware or from simply looking at the photo. So, kailangan, pag mayroon, ano, i-compliment yung with your caption para mas maintindihan lang yung photos nyo. Okay? Ito pa, avoid making judgmental statements. Caption should be informative, not judgmental or critical. Unless you were actually able to speak to the people in the photo and ask them what they are feeling or thinking, don't they make assumptions based only on their appearance in the photo? So, huwag tayo masyadong judge her pagdating sa ano. Okay? Basta laging informative lang, parang ano, parang TV news, unless fake news lang, ganun. Okay? Unless may quotation from the tao na interview nyo. Okay? Okay, do not worry about the length of the caption. Minsan, parang akala nyo dapat two sentences lang. Pero minsan, yung photo nyo, you can make a story out of it. Pero one paragraph lang din. Basta, as long as it is informative, so ilagay nyo lahat na sa inyo. Parang din may 5 W's and 1 H. Okay, walang so what. Story na talaga. Although, meron namang news, kung gumagawa naman kayo ng science news, samahan nyo ng photo, yun. Okay, next. Ito rin, parang writing na conversational language. Alalahanin nyo lagi na yung photo nyo, pinapakita nyo ito sa tao, ang caption nyo, ipapwento kayo sa kanya. Hindi yung parang merong masyadong, hindi rin maintindihan yung caption. Sayang. Yung photo nyo should explain kung ano yung caption nyo should explain what the photo is all about. Okay? Okay. Letter me what punctuations you use. Siyempre, importante din yun. Sabi nga ni Shira, unting kuwek na mali lang sa mga tawag dito, words will make a difference. Pati mga puwit, mga tuldog, so kailangan ano rin tayo dyan pagdating. Maging ano tayo, maingat. Okay? Ito, simplify descriptions in subsequent captions. Kung marami kayong photos, isang story na lang. Huwag yung isa-isa iyan nyo. Okay? Ganun lang naman kasimple. Kung tatlong photos ang nakalagay niyo, pwede nyo na siyang i-describe as one sentence lang, describing all the photos na pinapish nyo. Next, please. Ito, may mga photos tayo na ginagamit na wala tayo. Ito yung mga file photo. So, identify when photos have been digitally altered. Ilagay nyo lang, minsan may nakikita nyo sa news photo illustration. Okay? Next, please. Ito yung considering using a caption writing formula. So, ibasa na lang. Until you get used to writing captions, you might want to start by using specific formula na sa inyo. Pero ganyan yung down verb, direct object, during, tapos event name, proper ng location, CV. So, ang sample niya, Dallas Firefighters, battle, yan yung present tense verb, a fire at Fitzhugh Apartments with the intersection of Fitzhugh Avenue and Morris Street, Dallas. Thursday, July 1, 2004. So, usually, ganyan mo na yung mga formula ng mga bagong gumagawa ng captions. Okay, next. Ito yung avoiding caption mistakes. Do not be arrogant. Arrogance in captions comes when the person writing the caption doesn't care about the reader and simply write a caption that is easy at the moment of writing.
Sloppiness happens when someone just doesn't care, doesn't consider the situation important enough to double check. Remember, what you print is considered fact. Yun na yun. Diba? So, kailangan basahin natin, anuhin rin natin, i-review rin natin. Whatever you print, either in your story or caption, is usually considered fact by your readers. Lalo pa ang readers ngayon madaling mag-react. They rightfully assume you've done your fact checking, and that's why you're telling them is accurate. So, in-expect na nila na tama yung mga binibigyan natin information. The photo and the caption should complement each other. Together, they should tell the story. They should avoid repeating each other. Caption should help explain the what, when, where, but the photo should provoke an emotional reaction. Okay, yan yung tawag nila captions and cut lines. And syempre, keep it simple. Okay, subject should face the camera. Syempre, dapat. Get the whole subject in the frame, rule of thirds, ano naman you're using the rule of thirds, right, diba? Same rule of thirds, mas magkabit ba kayong grid yung ano, sa phone nyo para mas makita nyo yung interlocking, ano ng ano, dun nyo ilalagay yung, para magkaroon ng, kasi may once na, for example, pupuha kayo ng picture na nasa likod nyo ang yung volcano, nasa gitna kayo. So, mas magandang kumuha kayo sa site kayo at nakita nyo rin mga yung volcano. Mas ma-appreciate ng tao yung kayo, yung subject, at kung nasaan at kung anong nangyayari around your photo. Okay? Feel the frame, use your tripod kung hindi kayo masyado kayong nanginginig or use a tripod o minsan sumasandal ako sa pader, lalo na pag-ano, para mas medyo, o kaya use your elbow para to support. Okay? Okay, ito yung ano. Most readers tend to look at the photo first and then read the caption. Look at the photo a second time and then decide if you're going to read the story. So kung ang picture nyo maganda, titingnan nyo rin kung ano yung caption and then titingnan nyo ulit yung photo para mas ma-appreciate nyo lalo. Okay, as a photographer, we should carry a notebook and pencil or kaya minsan cellphone na natin ginagamit natin for our yung kukuha tayong mga information. Always think of your readers. What you really want to show them will surely be transcended. Use your visual senses. Katulis na yung Shira. Yung naamoy, nakikita, napifeel yung photo nyo. Be passionate and be truthful. After all, it's about people. Yun lang naman talaga ang photo journalism. It's about people. The human interest in your photo. Sir Mao, doon po ba yung dapat magkatanong? Ande,
from the middle, no, para kamerang interested. But we have to limit the questions for about three to four questions, and then I hope you understand. I think the speakers naman would be available if they want to ask personally, yes. No, later. As later. No. Alright, so meron bang gusto magtanong from this, from the middle row? You can address it to Sir Henry or to Miss Shaira. Meron po ba? Or may gusto mag-volunteer? Sige. Yes, ma'am. As you ask your question, maybe encourage you to cite your name and also from which school you come from. Good morning po. Para po kayo sa Henry. Catherine Buko Flores po from UP Alvinet ko. May question lang po ako, sir, specific po sa cover po ng events na parang ganito po. Kasi po yun po yung isa sa kadalas kong class. Ang daming kong problema, kahit ang angulo ako pumunta, puro ulo. Tapos siyempre kailangan ko makuha yung photo nung nag-speaker as well as yung mukha ng kahit side view ng mga participants. So ano pong pwede nyo ma-advise sa pag-cover po ng mga ganun scenario? Tanong po, bakit po ulo lang? Did you malapit po? Kapag po yung kumbaga yung subject natin ay nasa gitna, we usually call it as nasa dead center. Ngayon po, minsan po kasi when we take pictures, kumbaga syempre po different angles, different scenarios, and meron din naman po tayong iba pang principles na sinusunod, like vertical lines, horizontal lines and such. Pero kumbaga may iba po kasing instances na kapag kumuha tayo ng pictures, parang nag-hesitate pa kung okay lang ba na nasa gitna yung subject or pwede po na iipot-ipot ng konti para pasok sa rule of thirds. Kumbaga ganun po, parang yung ganun po mga kinds po ng mga... Thank you for that wonderful question. I believe. Kaya nga, sinasabi ko, depende ko ano yung... Kasi pag kumukuha ng photo, tapos writer ka pa, alam mo na kung anong maging yung ano mo, yung intention mo, yung purpose mo. Kaya nga, sinasabi ko, suggestion ko, hindi ka lang kukuha ng once nang nasa gitna. Although, sometimes, yung center,
position, yung isang boring yun. Kaya din kakaroon tayo ng rule of third. Pero yung rule of third kasi, nakaka-action niya kung ano event, like kung sample speaker ka, speaker yung pinukunan mo. Pag nag, usually kung kinaka-action mo rin yung event eh, di ba yung mga tarpaulin, may mga ano. So yun. Isa pa, ang ano, katulad yung sabi ko, depende sa purpose mo. Ang suggestion ko nga, kung mukha ng marami. Kasi magagamit mo pa rin yun, hindi lang parang lang sa isang ano mo lang. Magagamit pa rin siya in the future. So, kumuha ka sa gitna, kumuha ka sa ano, lahat yun. And then, magagamit mo siya. And then, sinasabi ko, kumuha ka ng full shot. So, pag kunyari, ano, nagagamit mo siya to crop, ikakrop mo na rin din siya, depending nga sa purpose natin. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, Jenica. Yes, I will have her. And then, okay lang ba ma'am na more than four, I'm more than four questions? Hello, good morning. Kamres Sir Henry and Ma'am Shaira. I'm Charlotte from NRCP. This is a very specific question about photo captioning. For example, you wrote a news article and then you put the photo. Hanggang saan yung description ng photo do we have to, for example, a person is talking, do we still include in the photo caption the details of the event kung naka-specify na siya dun sa body ng story, hanggang saan yung pag-describe mo nung photo, do we have to repeat the what, why, word sa photo if they are already indicated in the main body of your story? Okay. Depende po to kung anong medium. For example, kung sa print siya, like newsletters, magazine, tapos inset photo siya, meaning sa gitna siya ng story, ang caption po nun is what is happening in the photo. Yung specific moment na nandun sa photo. Kapag ka naman website siya, sa website kasi diba, when we do a story, headline and then photo, and then story. So yung, minsan, madalas wala ng caption yun eh, yung sa taas. Pero snippet siya, meron kang snippet ng story. Snippet meaning excerpt. So, yun na yung gist ng entire story mo, isang sentence lang. Pero not giving away everything. Not necessarily duplicating your lead. Meaning, a little bit more general than the lead, but it means the same thing. For example, yung story po na pinost ko kanina is about like the Asian CubeSats of the Space, yung headline. Tapos ang lead niya is Malaysia, Bhutan, and the Philippines launched their Cube satellites to space. Pero yung excerpt niya, yung excerpt niya dun sa about, yung just below the headline is about these three satellites were launched into space through the so-and-so spacecraft. So, not necessarily giving away the details of your entire story, but not duplicating your headline or your lead. Pero, for example, kung sa social media naman, usually naman automatic yun, kung ano yung featured image mo dun sa website, yun yung magiging thumbnail nung post sa Facebook, di ba? Unless meron kang option na mag-duplicate ng featured post. Ang rule of thumb is kung ano yung meta description nyo dun sa loob ng blog, yun din yung thumbnail. Or, depende po kasi kung ano yung audience nyo. Kung halimbawa, kung ang pinapost nyo naman yun sa Philippines, it's better kung medyo mag-taglish ng post para mas makapture nyo yung audience. Pero kung if you're going for, as in, for researchers lang, go for solid English, so straightforward yung reporting. Pwede rin mag-code ng, pwede rin ang gamitin, for example, ang thumbnail nyo is the photo of the speaker in an event. Pwede rin kumuha kayo ng most interesting quote from his or her speech. That's for inset photo. Yeah, pwede rin sa inset, pwede rin siya for social media. So, most interesting quote, tapos yun yung ipopost. Yung iba nga po ang ginagawa sa social media, yung most interesting quote, tapos i-attach sa face nung ano, i-edit sa page, sa tabi ng face nung ano, speaker, and then yun ipopost mismo, kahit walang caption. Pero kung inset po, kung what's happening at the moment dun sa photo. Pero, halimbawa,
it's just a class photo. Yung parang class photo ng ribbon cutting, for example, or launch, or like photo ng lahat ng members ng NRCP. So, pwede rin ang sabihin nyo na lang kung saan sila kinunan. For example, kung class so, photo... You don't have to enumerate no. Everyone in the photo. Kung... Sometimes I avoid using group photo if you're writing a news feature. You just... Mahirap kasi kung magiging parang repetitive yung... Ano, yeah. Actually, hindi naman talaga mo kasi advisable gumawa ng yung firing squad or class photo. It's very yearbook kind of ano. Pero if... you're going to do it, mas maganda talaga mga action shots. I suggest ni avoid yung mga podium shots. Kasi yung podium shots, wala siyang movement. Usually yung speaker nakahawak sa podium. So it's better kung halimbawa, candid shots, usually yung mga ginagawa ni Sir Henry na sinesend niya sa akin eh. Yung pag kinukunan niya ako ng picture kapag may events. Sinesend niya sa akin yung kapag tapos na ako mag-speak, tapos may kinakausap or something, okay lang, mas maganda kung kunan yun eh, kesa like yung podium shots. Kasi, for example, problem to sa akin ng, naggumagawa kami, pag gumagawa ng, for example, book about, for example, if you're going to do a commemorative book about the NRCP, ang photos na makikita nyo lang doon ay profile photos ng researchers, and then, class photos na per division, like biology, etc. Pero walang candid photos during the events kasi podium shots lahat eh. So, it's not very dynamic. So, yun. So, ang caption, hindi naman po kasi usually kapag newsletter nga, hindi sa lahat ng oras kailangan lagyan ng caption. Lalo na kung straightforward naman. Yung caption, it's meant to add depth to the photo. Your photo should be dynamic enough, should tell a story itself. Yung caption nyo, but it's okay, sorry, it's okay to indicate correct yung the name of the, parang a very short description of the picture itself. Very short, I would suggest na mga 15 words, maximum. But you can do away the date and venue, the details, you can do away that. Especially if you're gunning for yung posting the photo ng sa isang material na magagamit pa in the future. So it's better na wala yung specific date. Yung naglalagay lang kasi ng specific date kapag newsletter type. Yeah. Thank you so much. In addition, pagdating sa ganyan, be observant lang na pag sila. Titira yung speakers, kunyang may dalang book pala o ano. Usually, yung ibang mga photographers, kumukuha ka agad ng first part lang, and then wala na, tapos na. Kami, we suggest also na tingnan nyo rin speakers, baka isang animated naman siya. Kumuha kayo ng may mga anime, kasi mas magandang kumuha ng may mga kamay, may mas animated. Mas maganda siyang as photographer, as a photo. Misang may mga dalawang libro, hintayin nyo na pag tinaas niya, yun, magandang caption yun. Ay, magandang i-capture yun. So, yung, yun, pagdating sa photo, ganun lang, mas mag-i-observant kayo. Hindi yung parang kumukuha na kayo ng one part. Misang bumabalik pa kami sa last part ng speech nila, baka misang gumagano na siya. Misang naman. Kaya maging ano kayo, yun lang suggestion namin, dapat. Kung ano yung nangyayari, hindi lang tapos ka na kumuha ng first part, okay na yun. Sa captioning, misang usually, ginagawa ko, pangalan lang ng pinakayos official, USD Secretary Fortunato de la Peña, leads na ganyan, group of academicians, pero marami na, at least na-capture na siya of the Department of Science and Technology. Maganda caption na rin yun. And depends din sa kung paano kayo mag, kung saan nyo gagamitin yung caption. Okay. Thank you. May question na po tayo. Daniel from? Central Luzon State University. DevCom. My question ay para kay Ma'am Saifo, tungkol dun sa pag-establish po ng forward-looking na conclusion. Kasi for us, DevCom, when we are going to write science articles, it's very hard to end na parang emotionally driven yung ending namin. So we need to stick to the scientific thesis. So any tips on how to introduce or establish a forward-looking
na hindi siya magmumukhang late matter. Kasi yung forward looking is not necessarily like not call to action eh. It's not call to action saying na yung pinaka-trite na nababasa ko usually pag nag-judge ng mga competition is kung hindi tayo kilos, sino, kung hindi ngayon, kailan. So, hindi ganon. When I say forward-looking, it means like, you should have asked the scientist or the researcher, anong plans nila in the future? Pwedeng ang last statement mo is, after this, for example, Maya 1, the Cube satellite, diba, ang launch niya into space was June 29. Pero it is expected to be launched into orbit ng August, late August. So, pwedeng yun yung last sentence mo. Or, pwede rin naman, ano yung plans ng researchers after that? They said during an interview na ang plans ng mga Filipino researchers who were involved in Maya 1 to hopefully in the future that they will be able to create their own satellite in the Philippines. So, yun yung last sentence. Kasi forward-looking yun eh. Na, meaning, ang tone niya is kind of hopeful. Pero it's not so much na you're telling na be hopeful. You're telling the words na be hopeful. It's forward-looking. May aabangan pang story yung audience in the future. Pero you're stating facts. Or you're quoting the source. So, for example naman, kung bagong research siya from a university about a technology to convert a mature cell into stem cells. So, ang forward-looking doon is usually nasa dulo ng isang nasa dulo ng isang study. Yung, di ba, meron doon suggested research? So, pwedeng doon kayo mag-quote kung anong suggested research. Pwede sabihin nyo, scientists intend to improve the technology to make this research and ganyan. Or this research could be applied into treating cancer or other chronic diseases. Something like that. Yun yung forward looking. Okay, thank you. I think we have one more question from Sir. I'm Rex and Diego from Lepet, Quezon City. And I'd like to address it to Ma'am Shaira. As a science writer, you have encountered a lot of subject material. For example, that you covered health, technology, environment, etc. I wish you to share a little, which of these subject areas concerning science have you actually, can you consider as the most challenging? And why do you find it most challenging with regard to your role as a science communicator? Okay, so kung challenging in terms of pinakamahirap intindihin, it's definitely yung mga groundbreaking technologies about graphene, nanotechnology, yun. Pero kung challenging in terms of how can I communicate it properly sa Filipinos, it's usually health. It's always challenging to balance yung kung kailan ka magiging mag-scare ng audience tsaka kung kailan mo nako-communicate yung risk. It's difficult to communicate risk in the Philippines. May tendency kasi ang mga Pilipino to aminin natin lahat. Nag-o-oy tayo sa lahat ng bagay. Nag-o-oy tayo pag sinabing yan, may leptospirosis outbreak. Nag-o-oy tayo pag itindod sa dengue. Sobrang hirap mag-communicate ng health-related issues sa Philippines. So, and it's always, nagiging problema dito na discussion sa loob ng newsrooms. And, so where do we, how do I overcome those challenges? It's usually proper communication with your editors and other members of the newsroom to make sure na pareho kayo ng agenda. Your agenda should be to inform people of what they need to know and what should they do in case of these kinds of issues, in case of these kinds of events. Your goal is not to scare them into leaving their children unvaccinated.
So your goal is not to scare them na dahil baka may leptospirosis na lahat. So, but you have to inform them na oh, kung sumugod kayo sa baha, may libreng gamot sa mga rural health centers, may mga prophylaxis, etc. Libre yun. Kung nagpa-vaccine kayo ng dengue, it's not that you're going to die now. And it's not as if you shouldn't have vaccinated your children anymore. So, mahirap siya kung sa mahirap. Pero, sometimes you have to really fight for your story. And I actually had to discuss those kinds of stories and how to angle those stories with editors, especially during dengue scare. Kasi it's really very difficult. Kasi nga, parang ang goal natin is basahin. Pero ang goal din natin, pag binasa tayo, dapat maintindihan. And most Filipino readers, especially online, they don't read beyond the headlines. Eh. So, it's important na kailangan very careful tayo pag-anik sa pagsulat headlines pa lang, tsaka captions pa lang. Doon pa lang. So, yun yung pinaka-challenging sa akin. Technology is not so much, it's more of sa atin kasi may element of wonder yung pag-communicate ng technology sa Philippines, especially if it's Filipino innovation. That's one of the, it's not so much the easiest, but it's one of the most fun thing to do here in communicating science. Thank you, Shaira. Meron pa po bang katanungan? Ang partner ko ay currently nag-distribute. Multitasker kasi kami dito. Nang lunch, no? Habang nagpo-posting kami ng social media updates. Okay, so siguro as we mentioned, no, kung meron kayo further questions, you can address it to our speakers. But before that, and also before we go to lunch, let's hear it from our colleague from DOST STII. Mr. Alan Mauro Marfal, also known as Mao, Sir Mao, to briefly talk about the right job, I mean the mechanics, yeah, for the workshop. Thank you very much, Michelle. Thank you, Sir. You broke your lunch. Magandang tanghali po sa atin lahat. Yun po, yung susunod na part ng program natin, yung pinaka-exciting na part, which is lunch. Bali, before po tayo kumain siguro, na-serve na po yung lunch natin, ipepresent na po namin yung magiging mechanics ng magiging ride shop session natin mamaya para din na-orient na rin po tayo and may idea na tayo kung ano yung gagawin natin mamaya. Bali, itong yung magiging afternoon session namin, hahatiin namin sa dalawang part yung magiging yung exercises. Bali, yung mga previous ride shop namin, ito yung template na ginagamit namin. Sa morning, sa first part, lecture muna on tips on writing. Nag-invite kami ng mga speakers gaya ng mga present ni Mishai tsaka ni Kuya Henry. Then sa hapon, yun yung workshop session kung saan i-apply na natin kung ano yung mga tinuro nila. Yun. Mechanics for the workshop session for the article. Bali, ito lang. I-remind ko lang. Bali, di ba may mga pumunta dito na by group, by schools na at minimum, may nire-require kami na bawat sa schools may ma-produce na article at may ma-produce na social media post. Yun yung ano namin. Sige, explain ko muna yung sa article. Yun. The Department of Science and Technology, Science and Technology Information Institute has invited subject matter experts to discuss their respective DOST-funded projects. Bali, yun nga po, sa hapon, magkakaroon tayo ng parang mini press conference with our DOST experts. Invite natin, yun, si Hybrid Electric Train, si Engineer Pablo Aquino, and si Sir Alfred, si Engineer Pablo Aquino is from Hybrid Electric Train, and si Sir Alfred Reynel Parungaw is from Itik Pinas of DOST Picard.
during the afternoon, i-discuss nila sa atin kung ano yung tungkol sa mga project nila, explain nila, overview. Then, may pagkakataon kayo as a reporter, yun, parang ipaparamdam namin how to be a science journalist, na ma-interview sila, and yun nga, out of those topics, dun tayo kukuha ng topic for our article. Yun, you will write article based on the discussions, or you can ask the experts during the mini press conference, or you can source information from the internet, exhibits, or other sources. Yun, ina-encourage din namin na kung gusto nyo mag-attach ng photos dun sa article nyo, pwede naman. Then, prepare your 400 to 600 word article in English or Tagalog for a period of 2 hours. Yun. Okay. Mahaba daw po yung 2 hours. 30 minutes. Mahaba yung 400 to 600 words. Ah, yung words. 300 yung 400. 300 yun po. Noted po, ma'am. Thank you. 300 to 400 words daw po. Yun. 300 to 400 words, yan, English or Tagalog. Wag lang pong Taglish. Yeah, may freedom naman po kayo kung sa news or feature article. Basta po, wag lang Taglish. Pwedeng English or Tagalog. Then, ito, susubukan namin mag-provide ng Wi-Fi connection para yung output nyo pwedeng isend sa email namin, sa officials. Email account namin, which is sciencejournalako@gmail.com. Pero kung medyo challenging yung internet connectivity natin, pwede yes, through flash drive isubmit sa sekretarya. Lahat po ba may dalang laptop? Lahat naman po, no? Opo, yun. Yun na lang po. Siguro, pero ang first option natin, may send siya sa email. Para kasi syempre, maiwasan yung virus na, no, diba? Yun. Then, doon sa mga masasubmit na ang output, subject po siya for critiquing. We will try to choose at least 3 output ng participants. Bali, si Michelle, ipa-flash po namin sa screen yung mismong output. Pero wag po kayo mag-alala, hindi namin lalagay yung pangalan o hindi namin ipa-flash yung pangalan nung kung sino man yung may-ari ng output na yon. Para siyempre, baka na, hindi namin pa-flash, yun yung ma-assure namin sa inyo. Patatayuin lang namin dito. Hindi, joke lang. Hindi, yun. Pero kung may gustong i-volunteering work nila for critiquing, pwede naman, umapit lang kayo sa amin. Kasi yung mga previous ride shop namin, may mga ganun, kasi gusto talaga nila makita na paano kumikritik. Yung kay Michelle naman, subjective naman yung pag-critic and constructive naman eh. Yun. Then, second part na. Then, ito naman yung output dun sa kay Sir Henry, kay Kuya Henry. Mechanics for the workshop session for photojournalism and social media posting. If you are assigned for photojournalism and social media posts, you can visit the area of the 2018 NSCW and take photos during the ride shop. Lahat po ba dito, first day, ngayon pa lang naka-attend sa ano, NSCW, wala pong naka-attend kahapon. Yun po, yung iba po sa inyo, may pagkakataon na maka-visit po dun sa mga exhibit, mag-capture lang po ng mga happenings, mga nangyayari doon based dun sa mga tinuro ni Kuya Henry. Then, meron po kayo, you should need to provide caption for social media. Bali, nire-record po namin na i-upload po siya on your personal Facebook account, then using hashtag sciencejournalako2018. Ensure lang po na nakapublic yung post nyo po. Okay lang po ba yun? Wala naman kami nababiolate na. Ma'am, pwede mag-request? Pwede isama sa hashtag din yung NSTW2018. Sige po. Ma-re-retrieve naman siya, no? Madaling man. Magpo-post kami daw later ng mga sites na they can like and share on DOST also. That's the next. Sige, noted po. Thank you. Yun. Then, yun po. Sige po, inadagdag na lang namin yung hashtag na kailangan nyo gamitin. Yun, hashtag ScienceJournalako2018.
hashtag NSTW2018. Then, for ano, good for 2 hours din po yun. Yung magpe-perform po nung ma-assign po na magpe-perform nung workshop na yun. Then, selected outputs will be created for general learning. Yun, for the photo composition, si Kuya Henry ang magko-comment and critic. Then, sa, then all as well dun sa caption. Then, Miss Shai will also help him during that part. Yun po, yung nabanggit ko po kanina, hindi po lahat ng isang, yung isang participant, may option siya na hindi niya pwedeng gawin lahat yun. Bali, at minimum, ang nire-require lang namin, kunyari, from Batangas State U, from CAPSU, from UPLB, may isa po sa kanilang gagawa ng article, may isa po sa kanilang gagawa ng photo and social media posting. Doon po sa mga solo na pumunta, may freedom po kayo kung anong gusto nyo pong gawin. Yung po, ang goal po namin ay may makuha po kaming output from each institution na from per output dun sa dalawa, sa article and social media and photo. And yun. Pero kung gusto naman, may isa sa inyo gustong gawin parehas, na-encourage naman namin. Pero at minimum, yun lang yung kinakailangan namin. May tanong pa po ba? Malinaw naman po. Violent reaction po? Suggestion? May price. May price na ba? Director Burgos, may price po. Sir? Miss? Ano lang daw? Free entrance to the NSTWC. Hindi, mamaya may mga pakulo kami. May mga, inanda naman kami small prices. Hindi naman siya small prices, pero maganda naman siya. May pagmamalaki naman siya. Yung po, may isa pa kaming reminder. Lahat po ng umattend dito, dapat po merong output na ma-produce. Especially yung mga estudyante po. Kasi po, ayun po, yung mga nag-register po, lalo na po yung mga nag-register, dapat po may output po kayong ma-produce. Kasi po, kung hindi po kayo magpapasa, hindi po namin kayo bibigyan ng Certificate of Participation. Yun po. Yung binibigay po namin Certificate of Participation, hindi po basta-basta yun. Joke. Basta po yun. Siyempre, ano rin po, for your ano rin naman po, for your own benefits rin naman po. Kasi siyempre, di ba? Para masabi niyong na-apply niyo din kung ano yung natutunan niyo. Then, yun lang po. Bali, mag-start. Yung sa 1 PM po, mag-start po yung parang mini press con natin. Magtotalk po yung dalawang speakers. After that, Q&A, then workshop session. Good for 2 hours po. Ha? Yung workshop session namin, 2 PM. 2 to 4 PM. 1 PM. Oh, 1 PM yung ano, resume nung sa presentation ng ano. Yun po. Then sa mga ano pala po, sino po yung mga advisor po na sumama? Pakitaas po yung kamay. Yun po, mamaya po may papasagot po kami parang survey form, parang pre-test po kasi para to assess din po kung paano strategy and how do we improve our linkages with our schools, especially after conducting this activity po. And if you have time po mamaya, baka we can talk with Director Burgos and ano, to discuss kung ano yung mga future na partnership and activities na pwede natin to, yeah, to promote science journalism din sa mga campus po natin. Yun lang po, enjoy your lunch. 1 PM po yung resume ng ano natin, ng workshop po natin. Dun sa mga naka-assign, yun po, ngayon pa lang po mag-assign na po yung bawat school kung ano yung gusto nila. Sino yung ma-assign sa article ng social media post. Pwede naman po bumaba na sa secretary to take some photos. Ilan po, maraming salamat. Okay. Enjoy your lunch. Thank you, Mal. Before you finish your break po, and your lunch, we'll have a firing squad photo. Firing squad talaga eh. Diba? Bawal yun. Sabi naman, well, we will have a photo taken participants, for all the participants here at the front, and then also together with the speakers, of course. May we call you to please?
sila para maka-lunch na rin kayo and maka-visit kayo sa exhibit. Si Sir Henry daw kukuha. Tapos gagawa na article si Misha yun. Tapos ipopost namin sa social media.